Ladies and gentlemen, get ready to dance. Because here comes DJ Dark Red. Gentlemen, get ready to dance. Because here comes DJ Dark Red. Pop.
What's the gift? Check what to. What's the gift? Hello everyone. Pasensya na kayo ah. Hindi ako sanay.
Wala akong marinig, pero nag-e-echo ba? Patanong naman oh, ay pakisagot naman ako, parang naiilang ako na hindi ko naririnig yung sarili ko nang naka-monitor. So, baka pwedeng pakisagot. Nasira yung headset ko kasi nagulungan yata to ng upuan kanina kasi nandito si Beng Beng. Tawag dito, wait lang, bago kayo mag-ano dyan, kumalma muna kayo. Oo, wala akong spare parts kasi. Hindi ko ini-expect. Nag-e-echo ba yung boses ko? Pakisagot naman, okay lang. Wait lang ha, pakinggan natin ha. Okay, mag-ano dyan, kumalma muna kayo. Oo, wait lang. Spare parts kasi. Hindi ko ini-expect. Nag-e-echo ba yung boses? O, bahala na si Batman, okay? So, mga kaeksena, maganda gawin po sa inyo lahat at welcome sa ating live stream. Nagbabalik na naman sa inyong harapan na nag-iisang director ng buhay ninyo, nagmamaganda at nagmamaasim, ngunit hindi nagmamagaling, Direk Freddy Valera. Alright. Sana hindi nakukuha, ha? Ayan, hindi naman nag-e-echo, okay naman, okay? So, mga kaeksena, bago tayo magsimula, meron ako ditong napakaganda at nakakaaliw na live survey. Nakikita nyo naman sa taas siguro, di ba? Ngayon, natag-init. Ito ang tanong ko sa inyo. Pabor ba kayo na hindi magsuot ng underwear, panty, or brief para iwas fungal infection? Okay? Wala hong bastos dito, walang masama dito sa tanong ko. Ito ay maayos na survey, kaya dapat sagutin nyo. Okay? So, without further ado, mga kaeksena, simulan na natin ang batian portion. Mag-like na kayo, huwag nyong kalimutan mag-like. Naiilang akong mag-live, wala akong monitor sa tenga. Hindi ko marinig yung sarili ko. Halika na, type action na, batian na, let's go! At syempre, binabati natin ang bonggang-bongga. Si Rodelina Danila, si Eliasar Fincalero, at nandyan din si Serapin, Ann Lacaria, Ninitas Vlog, Rose Pablo, Timmy Kalilap, Nemsi Lopez Vigilia, at Tabi Bito, at kay Rona N. Barok, at Miss Marine, Nida Jane, Rodelina Danila, kay Sen, at kay Pani Reyes, at kay Japanese Name. Ano daw? Wait lang. Marites, baka meron tayo diyang magpalit ka muna ng... wait lang ha. Ganito na lang. Babalik ako. Try ko tong nandito sa bahay. Okay ha. Wait lang. Okay? Wait nyo lang ako ha. Commercial muna at tatry ko ng may ibang headset. Wait lang. Wait nyo ako ha. 1, 2, wait lang. Asa na yun? Mag-like muna kayo. Ayusin ko lang to saglit. Okay? Let's go sa go. Wait lang. Cause here comes DJ Dark Red. Oh, di ba ang ganda ko? Ang ganda ko ba? Sumagot kayo ko ay masakta na. Ginamit ko na yung pangmalakas ang kumpan DJ. So mga kaeksena, simulan na kaagad natin to. Ang lakas-lakas. Type action at magbatian portion na tayo. Let's go sa go! Hey! Ayan na. At syempre, binabati natin ang bonggang-bongga. Sila April, MC Clarine, Nosperato, Eddie Soriano, Victor Rendon, Julie Asuncion, LTC, Official Channel, at kay Everlita, Rowena
Gurea at kay April nga at kay Prisa TV at kay Sushi Su, happy birthday ulit, at kay Eddie Soriano at kay Aray Elvira Dimesa at kay Nanitas Vlog, Nosperato Joy Orinya at kay BMB Rico Blanco, hello po, at binabati rin ang bonggang-bongga natin si Rian Medora, Kat Martina B, William Torres, Agang Helena, Lerio Teresa Tan, Rodora Tuason, Linti Bursio, at Lynn Segara at Marichu Viesca, Michelle o Michael Tolentino, at Chio Kusama at Louis De Vera at Nerissa Biscara at kay Ninita Janet Baha at kay Leonila Gines at BMB Diana Brainard. Maraming salamat po sa inyo ulit. Thank you po ulit sa inyo. At kay Joel Depano at syempre nandyan din si KDM Gummies at si Jonathan Tabeta at Shirley Gunawardana at Ellen Deloria, Arnold Lopez at kay Mark Brian Bautista at kay Engineer A at kay Gemeline Perez, Riri N at kay Arlene Caro, Julie Alfonso, Tolitz Nogara, Erbing Reyes at Abby Guerrero at Mr. Tony, Melby at kay Kaikai at kay Arnel Gabriel. Hello po. At syempre nandyan din si Mary Ann Bibat at Joe Miquel at kay Lovely Lovely at kay Noel Parungaw, at nandyan din si Raymond Flores at si Nupa, si Tony Lasola at kay Muse14JB at Beans at kay Lisa Labres, hello po. At syempre binabati rin natin si Cheryl Tayaban at Glenn Guzman, Gino Mix Vlog Channel, Antonio Marcos, Gem2975TV at DOD Zio Dodge TV at kay Mami M at Amazing Hablik at kay Rosalie Nicolas at Iskolar ng Scammer at kay Jimmy Monico at kay Leia Rosete at nandyan din si Timmy Kalilap, si Warshak Beleza at kay Mark Hidal at Valiserna at Cheryl Tayaban at Rohil Ocasiones at Lito Guerrero, Ice Lee at si Emelian Merwa at EWFS, Raymond Flores, Mr. B, Cherry Gandalia at kay Ruel De La Serna at kay Elma Rama Meliton, hello po. Ang ganda ko. Ganto na lang kaya sombrelo ko. Parang ang ganda-ganda ko lalo pagka nakaganito ako sombrelo. Ay, sombrelo. May collection, New Era Capses. 'Di ba? Arnil Da Teodoro at Sweet Sen at kay Rose Pablo, si Christina Sanchanco, Bet Galang at kay Janet Itorma Bote, hello po. From Cambodia, happy birthday sa mami po namin na si Annie Dioson Itorma. Happy birthday, Mami Annie. Just React at nandiyan din si Kamote. Kamote, ano to? Tama ba? Daisy Cara, ano to? Kamarote pala. Sorry ah. Marilo Antigat, Ronald Osorio at kay Osario. Ano ba? Osorio nga. Arnel Pabros at Maki Doctolero, Angelito Hernandez at kay Victor Rendon, Ilocanang Barat at Noel Cariño, Katlu at kay Mamay Tebaisa at Marilyn Monsarbas at kay Ora Martin, KSA at nandyan din si Aljo Ramos, JB Villamor at si Tisha at Doris Cese at kay Brian Robles sa Apolinario, mabini talaga ha? At nandyan din si Tabi Chubbs at Nemsi Lopez Vigilia, Mary Rainforest Jungle, hello po from Hong Kong, at kay Beans Garcia, hello po. Mag hair follicle drug test muna mga Duterte kung talagang maisog sila. Sino pa hindi nababati dyan, nandyan na rin si Rans Ram at si Christine Suniga at nandiyan din si Mylin Solis, Romuel Sigwa at Clark Benitez, Ina Ibarra at Nair Baragwe. Hello po. Shoutout naman kay Butcho Koy watching from Earth. Sino pa? Hayton at Phil Christian Rapanan. Hello po at magandang gabi rin kay Bambi Palcasantos. Babad ako today sa channel mo since kanina umaga. Thank you so much po. Mark Johnson at Mark Jason Hongshin at Zena Villegas, Zeno Mega at Zena Villegas. Di ba Butcho Koy at Ibet MP at Waray Waray at kay Fernando Marcos at May O'Neil at Bayani Pito Bias at E.B. Soriano, Christian Timblag, Akletxan, 0415 at Pakundo Dead Starving. Hello po. Sino pa? Arnel Calderon at Jeffrey Official Vlog at Daisy AL at Rika Labian, magandang gabi, at kay Rokawa at Myla Briones, hello din. Jeff Ree Official Vlog, Nathan Akira at kay Sidonski TV, hello po, at kay Earth kay Art Espihon at Tangerine at kay Malu ni Shimura at Anastasia Unos. Sino pa? Ago Toribio, hello po.
Wait lang, pakinggan ko lang yung bunganga ko ha. Pakinggan ko lang. Ni Shimura at Anastasia Unos. O, sino pa? Ago to review. Hello po. Okay naman, okay naman. Kunyang in London at Smasher, shoutout po ng bongga-bongga, Lyra, Joy Galvez at Ron and Baroka, Vanessa Ramos, Mary Grace Jonsky at King Edward Bahrain. Hello po at Jean Cohi at kay John Paul Gibero, Gibero, ayan, na Truena Dulay at Balita Underground Production at Percival Salinas, Alfred Conde at kay Nagi Shay, ano to, Shiro at Renato Villasis at Vivian Martos at Marvin Pega at kay Ari Sibangan at Arnel Calderon at Univert Anel, hello, at Sander Reynoso, cutie po, at kay Albert Malabanan, Evangeline Camolino, Camilosa at kay Japert Permato at kay Beverly at kay Tio Papi, hello din at Ethel Dotto Edel Toto Balduesa at Yael Mateo at kay Ibon Zabala at GB Monico, maraming salamat po sa inyo, at kay Second Avenue at Leia Marian. O, game! O, sino pa? O, Hang Top at Edmar Arceo. Maraming salamat po at welcome sa ating live stream. At gusto ko sana batiin ng mula kay Eten. Good evening po, Direk, sa from Cambodia. Pasyarat po sa mami namin na si maganda si Annie Dison Itorma. Ayan, birthday niya nga. Salamat po. Happy birthday, Mami Annie, ha. O, game, simulan na natin. Sa mga hindi ko mababate, ha. Hi, malditang lola. Oh. Sagot na rin kayo, malditang lola. Just for fun, okay? Sa mga hindi ko mababate, wag na muna magtatampo at sisimulan na po natin. Pero bago lahat, hindi ko pwedeng kalimutan ang aking pinakamamahal at pinaka-iniingat-ingatang mga solid nating mga moderators and Spice Girls. Nandiyan ang ating kabogera moderators! Nandiyan si Nosferatu, si Erica Matsumoto Gani, si Jack Constantino, si Daisy Taglay at si Maria. At ipasok na natin ang ating mga original Spice Girls. Nandiyan si Mama Mi TV, si Malditang Lola, si Tita Hilda Enriquez at si Tita Edita Yamaguchi. At pasok na rin natin sila si Robert Ramos, Ma'am Terry, Ramon Gordose, Ma'am Malushi Mauka, Ma'am Maria Nancy Maru, Ma'am Leonor Won, Ma'am Therese Hellman at Mami D. Alright, Tomasito, Benicito Regino at Paul William Meneses at kay Angelina Lerio at kay Altaco 808 at kay Lorna Jao at kay Mary Ann Malindog at Dayanara Loki. Hello po at JR Cuenca, Helen Villorente at kay sino pa? Game! Salamat Anel, para sa inyo to. Na-miss nyo ba to? O hindi, hindi ko makasayaw pala kasi ganito yung headset ko, mahirapan ako. Salamat Anel ha. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Naiinis talaga ako. Ba't ganito yung itsura nito? Ang ganda, oh. What the fuck? What the fuck? Parang gusto ko nang maging babae talaga. Halak ka. JR Agbayani, UAE Channel, maraming salamat. Ang ganda ko, no? Ba? Diba? Halak ka. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Oh, Michael Ray Panaligan, hello po. At sa mga bagong pasok, Bond.com at Melly Kay at Tio Papi nga, Marine, hello din. Sa mga hindi ko mababate, ha, Vicky Prias, Gemini Perez, Erickson, wag na muna kayong magtatampo, sisimulan ko na, diba, Cecil Odo. Ang ating topic ngayon, mga kaiksena, ay walang iba kung hindi sino, si Praise the Father. Halak ka. Bukod kay Praise the Father, eh, syempre, yung ating Pangulo, President Bongbong Marcos. At syempre, i-content ko yung ating Pangulo dahil sosoplakin lang natin yung mga tatanga-tangang vlogger na didisit. Okay? Ang utak talaga nun na nga sa talampakan, naapakan pa. Diba, Lola Mel's Kitchen? At kasama rin dito yung mga kaganapan ngayon sa araw na ito, ang mga mainit na balita na dapat ninyong malaman. Okay? At idagdag na rin natin ang survey natin ngayon. Kaya huwag niyong kalimutan mag-like, di ba? Tita Hilda Enriquez. Okay, yeah, sumagot kayo dyan. May video kung ipapakita dyan. Enjoy to, love trip.
Oh, ang tanong ko mga kaeksena, ulitin ko ha, sumagot na kayo. Ngayong tag-init, pabor ba kayo na hindi magsuot ng underwear para iwas fungal infection kagaya ng mga an-an, buni, alipunga, ay alipunga sa papala yun. Pa-eclipse na direct. Oy, pa-eclipse na pala. Kung gusto nyo manood, manood kayo. Balikan nyo na lang ako. Basta ako, tutuloy ko to. Salamat ha, Marichu Viesca. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Diba, Tabi Chubs? O, game. Simulan na natin mga kaeksena ang ating balitaan para sa ngayong araw na ito. At ito na nga mga kaeksena, no? Alam nyo po, nitong nagdaang Semana Santa at talagang matindi ang traffic, di ba? Baby Carmelita at John Paul Ramos. Sobrang dami ng mga sasakyan bumiyahe. At meron pong pinapatupad tayo dyan sa EDSA, may EDSA bus lane, na hindi ho pwedeng pasukan ng kahit sino, kahit ka pa ay alin, politiko. Maliban na lamang po kung ikaw ang presidente, vice president, Senate President at Congress si Tabaluslos. At syempre, yung ating mga pangunahing mga public vehicles kagaya ng mga fire truck, ambulansya, police, yung mga ganyan, yung mga romeresponde sa mga mahalagang pagkakataon o sitwasyon. Ngunit kasi mga kaeksena, hindi porket ito ay kilala at sikat eh tayo ay sasang-ayunan lang. Sino ba yung sinasabi mo? Kilala nyo si Chabit Singson? Halak ka! O, si Chabit Singson, dumaan. O, yuri siya sa akin, dumaan dyan sa EDSA bus lane. O, kumbaga, hindi sila dapat dumaan, pero dahil politiko, dating politiko, matigas ang mukha, dumaan. Papakita ko sa inyo at may gusto lang akong ipunto dito sa sasabihin ni Chabit Singson. Okay? Pakinggan natin mga kaeksena ha. Walang pipiyok. O, pasok. Hinarang at inikita. Mahina ba? O, kung mahina, ako nalalakas. O, sige, laksan natin, Drake. Mahina daw. O, pasok. Ulitin natin. Pasok. Hinarang at inikita ng MMDA ang convoy at sinasakyan ni... Ang taray ng sasakyan ni Chabit, oh. Sana all. Halak ka. Ang ganda, oh. Parang sasakyan ni The Rock. Diba? 2 a.m. pa solar eclipse. 2 a.m. pa ba? Sir Governor Chabit Singson, agad siyang nag-public apology sabay pangakong magbibigay din daw ng reward money. Chabit. Bad trip eh, no? Hindi pa pwede yan sa akin kaya babasatan ko to si Chabit ngayon. Pag hindi ka dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Halak ka. Pasokan natin. Oh. Sa MMDA, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Oh. Lunes na Lunes ang... Lunes na Lunes? Gusto mo? Gusto mo? Halak ka. Gusto mo? Ipatawag si Tribunal? Gusto mo? Halak ka. Tanay natin. Ang dami na namang nahuling pasaway sa EDSA busway. Oh. Kabilang... Hindi na kayo natuto, ha? Oh. Sa lahat ng mga bagong subscriber natin, maraming salamat sa lahat ng mga OFW. Ayaw nyo mag-like? Gusto nyo pa patawag ko kay si Senado? Gusto nyo patawag ko si Tribunal? Gusto nyo tawagin ko yung mga latero, espiritista? Ha? Gusto nyo? Humamatigos ko eh! Tuloy. Diyan ang sinasakay ni dating Ilocos Sur Governor Chabit Singson at ang convoy nito. Sige. Paliwanag nila, may hinahabol silang interview. Wow, big time ha. May hinahabol na interview si Chabit. Hoy Chabit, di gumising kayo ng maaga. Bakit kailangan ang mag-adjust sa inyo yung ano? Yung ating EDSA bus lane, ganon? Ano bang interview yan? Baka mamay, interview lang yun sa mga vlogger eh, maayos ka. Hindi porkit ikaw eh, makpolitiko, makapangyarihan ka, mayaman ka, hindi ka pwedeng banatan, babanatan talaga kita eh. Maniwala ka sa akin ha? Abuso ka rin eh. Kaya sumingit sa busway. Hindi yan maituturing na emergency. Hindi talaga. Ang tawag dyan, entitled. What the fuck? Diba, Lem Kitchen, maraming salamat ha? Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy.
Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Diba? Ano daw, sabi ni Tio Papi, interview ng sugal, ganun. Oo nga naman, di ba may helicopter yan? Mag-helicopter ka! Talaga ikaw, Chabit, lulusot ka pa. Kaya binigyan ng tig isang violation ticket ang mga sasakyan ni Singson. Yan, tama yan. Sa isang video, nagsorry ang dating gobernador. Magbabaya daw sila ng multa, alinsunod sa patakaran. Oh, tama yun. I'm sorry what happened. Hindi dapat gayahin. Pasensya na po, I'll be giving 100,000 sa mga nakahuli. What the fuck? What the fuck? Ano mali? Ano mali si sinabi niya? Oh, sagot kayo. Sino kaya makakaisip ng naisip ko? Ano mali sa sinabi ni Chabit Singson dito bukod sa pagdaan nila dyan sa pinagbabawal na EDSA bus lane? Oh, ano mali? Ano mali? Sino makakasagot? Oh, ikaw ang kasama ko sa aking pamamalansya at pagluluto. Ay, ganun. Happy birthday to me! Good morning po! Wait lang. Birthday pala. Birthday pala. Oh, kala nyo ha. Wait lang ha. Oh, sagot kayo dyan habang sumasagot kayo. Oh, sabay-sabay tayo. Isang pagbati mula sa ating lahat ng mga kabugeras, mga ka-eksenadora at lalong-lalo na ako. Batiin natin ang bonggam-bongga ng happy, happy birthday si Sir Robert Ramos. Ayan, lakas, sorry. Alright. Shot puno na, Sir Robert. Ano pang hinihintay natin dyan? Chat na tayo dyan. Uwi ka na ulit dito. Tapos sabay tayo magpunta ng Cebu. Maganda sa Cebu, si Robert. Sabi ko sa inyo, mag-diving-diving tayo sa Cebu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you, Sir Robert Ramos, and enjoy your day. Thank you so much po ha. Sana ulit makapagbakasyon kaagad kayo, no? 'Di ba? Para mag-diving-diving tayo at nagamit namin ng bonggam-bongga yung GoPro. Thank you po. Oh, ngayon. Balikan natin. Ang hindi ko nagustuhan dito sa sinabi ni Chabit Singson, na tila ba ano, may pantapal kang 100,000 pesos, ganun? Ha? Bibigyan mo sila ng reward? Anong tawag doon? Ha? Panunuhol na 'yon. Kahit pa sabi mong hindi ka talaga nila di sila nagsabi na suhulan mo sila o ginagawa lang nila 'yung trabaho nila, 'yung nagsabi ka pa ng pera dahil sabihin bukal lang man sa loob mo 'yan, isang hindi na kayo magtataka eh baka ginagawa niya 'to sa mga iba niyang transaction sa tingin niyo. Kaya 'yung mga ganitong klaseng politiko, X yan. Doon pa lang, nahuli mo na eh. Kung nahuli ka, nahuli ka. Diba? Hindi mo na kailangan pang magsabi na, oh, ito, dahil nahuli niyo ako, bigyan ko kayo ng reward. Ito lang, ang nagpapatunay na posible kayang may mga mekus-mekus to sa mga ibang ano niya. Sa madaling salita, yan ay matatawag na alin, corruption o bribery. What the fuck? What the fuck? Oh. Pakinggan niyo muli ah. Maganda ba 'yon? Marinig mo sa isang politiko? I'm sorry what happened. Hindi dapat Okay na sana nag-sorry ka eh, at nagsabing 'wag kang gayahin eh. Ang problema, may pa-reward-reward ka pa. Ano 'to? Parang si Tulpo lang nagnakaw na nga, may 1 million pa? What the fuck? What the fuck? Gusto mo ipatawag ko si Secretary Bunuan? Gusto mo? Gusto mo? Gusto mo ipatatawag ko lahat ng mga ano, eksperto? Gusto mo? Pati mga latero at saka espiritista? Gusto mo? Halak ka. Try natin. Gayahin. Pasensya na po. I'll be giving 100,000 sa mga nakahuli. Bukod kay Singson. X ka, sir. Hindi nakakatuwa yung pag-offer mo ng reward. Oh. Limang rider pa ang nahuli sa EDSA busway. Oh. Dalawas. G-Ducks, maraming salamat. Pwedeng boat. Wait lang ha. Oh. Sa mga yan. Tama yung sinasabi ni Aljo Ramos. Doon sa sinabi niya na yon, kahit offer niya lang yon, nagpapakita lang yon ng alin na kaya niyang suhulan. Diba?
Oh, Direk, pa-happy, pabati, happy birthday watching kay Rhea Mejares Prudencio. Happy birthday, Rhea Mejares Prudencio. Sabay kayo ni Robert, Sir Robert Ramos, ha? Happy birthday! Kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Alam nyo, nakakatuwa. Ang dami matalino dito. Tingnan mo to si ano, Rokawa. Oh, ano sabi ni Rokawa? Eh, paano naman nalimbawa, Chubby Chingson, kung hindi ka naman na tawag dito, kung hindi ka hinuli, bibigyan mo din ba ng reward? Diba? Oh, tuloy natin. Eto naman, mga police pa, oh. Alam nyo, natutuwa ako ngayon sa ginagawa ng ano natin, ha? Ng MMDA o LTO na hindi kagaya di ano. Sino ba yun? Sinibriha. Nadali kay Bong Revilla. 'Di ba? Pero ngayon yung MMDA o LTO, eh talaga pong ginagawa yung trabaho nila, kahit pulis ka pa, pulis nila, sundalo pa yan, dating sundalo, dating pulis, hinuhuli, kaya lang kakapal ng mukha nitong mga 'to, dahil talaga hinuhuli. Mga pulis pa man din, nitong mga nakarang araw din, ilang sasakyang pagmamay-ari ng gobyerno. Ang kaya, paghuli niyo yan, na matanda, magtanda yung mga yan. Tuloy-tuloy niyo lang yung magandang ginagawa niyo, mga sir. Okay yan. Huwag lang kayong mga bobong ni Briha. Nung nalaman sa sakay ni Bong Revilla, idol, biglang pinalusot. Si Rashe. Nang huling dumaraan sa busway. Oh. Kaya naman, huling nagpaalala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagahari-harian sa kalsada. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa kalye, sumusunod sa batas trapiko, nagbibigay sa kapwa at higit sa lahat, hindi nagahari-harian sa daan. Yan, tama yan. Hindi kagaya ni Vicky Buloy, nagahari-harian. Yun nga lang sa Glory Mountain. Hindi lang sa mga kalsada, merong nagahari-harian. Saan din? Sabun nga, sa Glory Mountain. Halak ka. Kundi pati sa mga bangketa. Oo. Sila naman ang pinunterya sa clearing operations ng MMDA sa Barangay Sikatuna 1 sa Quezon City. Sa gitna niyan, nagkaintan pa ang nagsumbong at ang inirereklamo. Nakahamba lang kasi sa kalsada, isang sirang kotse. Kapag sinabi ko ng illegal parking, may batas. Mas ito naman si Lolo, matanda ka na Lolo, wala ka pang kinatandaan eh. Kahit naka BBM ka pala t-shirt, hindi pwede yan, kung mali ka, mali ka. Diba? Talagang timing nyo pa, pinakita nyo pa, naka BBM na damit oh. Sasabihin na ng mga tanga-tanga mga DD shit na mga vlogger, gagamitin pa yan. Oh. Naniniwala ba kayo? Kahit yung kapiraso, i-issuean nila yan, yung nakasuot na BBM, sasabihin, oh, manang-mana kasi si presidente, mga tanga! Di ba? Oo. Oh. Ano batas? Ang dami mong violation na po dito. Ikaw! Ano? Bukod pa riyan, may balkonahe ang... Wala ka namang kasing parking eh. Bumili-bili ka ng sasakyan, tapos nakahamba lang dyan sa daanan, sira na nga. Pajang shop mo na yan! Halak ka! Kung gusto mo, kausapin mo sila ba not by sila Coach Oli, padala mo sa kanila, bibenta nila yan. Tatay, kontakin mo si Banat Bay, tsaka si Coach Oli, sabihin mo may sasakyan kay benta nila sa mga OFW, tapos sabihin nyo sa ano na lang, sa susunod na lang yung papel. Sabihin nila yan, bago yan. Makinis na makinis, bibenta ng mahal yan, tapos yung pala sira-sira. Halak ka. Tapos wala pa yung papel. Yan, benta nyo sa banatero. Sila na bahala dyan. Mabilis pa yan sa mga OFW, maniwala kayo. O bakit? Hindi totoo? Hindi totoo? Oh. Ano na ang balita sa binenta nyo, mga banatae? Ano na? Halak ka. Oh, tuloy natin. Kaalaan nyo, ah. Presidente na sumakop na sa bahagi ng bangketa. Oh, tapos, tingnan nyo, tinambakan nyo pa yung bangketa dyan. Ano yung pag-umay-ari nyo ba yan? Ayos din kayo talaga, tatay, eh. Kahit pa maka-pro-government kayo, mali kayo dyan, eh. Obstruction kayo, eh. Ng alin? Ng kalsada. Ginawa niya yung garden na puno ng mga pananim, hirit ng inireklamo. Si Mayor Belmonte, nagsabi siya, urban farming. O, tama naman po yun. Kaya alam po, huwag niyo pong gumawa po kayo ng urban farming, elevated man yan, yung hindi yung nakakasagabal, yung hindi po yung aangkinin niyo yung bangketa. May chismis sa'yo, Direk, totoo ba yun? Anong chismis yan? Maraming chismis sa akin. Sino nagsabi ka agad? Opo. At
dahil nga wala tayong lupa, dapat daw elevated. Yan ang programa ni Joy Belmonte. Yun po ang ino-operate ng MMDA. Sino dumadaan dito? Sino dumadaan? Sidewalk po yung saanan ng tao. Sino dumadaan? Mga tao po. Wala ka pa ng tao dito. Paano dadaan kung may ano po, kung may... Dalawa yung sidewalk natin, yan ang isa o. Dahil barado yung kabila, dahil may nakatambak, doon kayo dumaan sa kabila. Ay, si tatay ah. Tatay naman. Pati ang operasyon ng MMDA, kinwestiyon ng residente. Bakit daw sila pumasok sa kanilang lugar? Sagot ng ehensya, rumisponde lang sila sa isang reklamo at hindi private property ang pinagtambakan ng mga tanim at sirang kotse. Sa huli, binaklas pa rin ng MMDA ang naturang balkonahe at tino ang sirang sasakyan. Oh, yun naman pala eh. Bukod sa mga yan, may mga nakita rin motorsiklo at kulungan ng mga hayop sa bangketa. Agad naman yung pinagtatanggal ng mga residente bago pa man... Nako, wala. Pag alis nyo dyan, nandyan na naman yan. Diba? Alisin ng MMDA. Tatlong kotse ang hinila at dinala sa impounding area. Nako. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Kaya ako sa inyo, huwag kayong bibili ng sasakyan kung wala kayong parking. Diba? O, ngayon naman mga kaisena, type action, next tayo. O. Puntaan muna natin mga kaiksena bago yung walang panty. Puntaan muna natin to kasi importante to mga kaiksena. Nitong mga nakakaraang buwan, Prioris Protector, ay laganap po ngayon sa balita yung issue na kung saan maraming mga bata ang nawawala o dinudukot kung minsan, buti na lang na nababalik pa rin. Pero may mga insidente po, hindi lang... kakaunti, maraming insidente na mga batang dinudukot o basta na lang nawawala. So yung iba, ang sinasabi ay mga pwedeng nagagamit sa pagpapalimos at gawa ng mga sindikato. Kaya paalala sa may mga anak, bantayan yung mabuti, yung mga anak mahirap pag yan ay nadali ng ibang tao, sindikato, diba? Alam nyo naman, ang buhay ngayon, ang daming mga kawatan, kaya ingat-ingat kayo. O, ito na, pasok! Nitong Marso lang, nasagip ang isang batang ayon sa kanyang mga kaanak ay pinaglimos sa panahong nawawala ito. Di tulad niyan, ilan pang kaso ang ng pagdukot ang hindi pa natutuldukan. May sapat nga ba tayong batas para tugunan ang ganitong mga kaso? Tanong nyo kay Rapi Tulpo. Special report ni Oscar Oida. Batas ba kanyo? Tanong nyo nga kay Rapi Tulpo kasi sabi niya prioridad niya yung mga bata, kabataan. Oh yan. Di niya unahin niya yung batas na yan. Oh. Halos di na raw natutulog ang inang si Maria Jessica sa araw-araw na paghahanap sa nawawalang 12 anyos niyang anak na si Briel Josue. Sa mga nakakita po sa anak ko, baka po may sakaling may nakakuha sa kanya. Sana po napapakain siya ng maayos. Mahirap yan. Ang bigat sa loob ng magulang yan. Lalo na rin sa lola. Diba? Na... Lalo na kung halimbawa matagal nyo yung pangarap magkaanak tapos mawawala lang, no? Di ba? Ang hirap nyo. Hindi ka talaga makakakain, hindi ka makakatulog yan. Naaalagaan siya. Hindi po sana... Bakit po ba kasi nawala? Ano bang ginawa nyo? Baka naman may kapabayaan kayo, Maria Jessica Guzman. Siya napunta sa mga masasamang loob. Tsaka dalangin ko rin po, masoli na siya sa amin. Kasi po matagal na rin siya nawala eh. Noong March 20 pa nawawala si Briel. Nakunan pa siya ng CCTV habang naglalakad palayo sa kanilang lugar sa may barangay 770 Zone 84, lungsod ng Maynila. Nako. Naiwan daw noon sa bahay si Briel. Kailangan daw kasi magtrabaho ng kanyang ina. Bagay na matagal-tagal na din naman na daw nilang nakakagawian. Hoy, hindi yung anong sinasabi niyo about kay Tulpong ibang bata yun. Halak ka. Grabe kayo ha. Ang sinasabi kong madalas sabihin ni Tulpo sa programa niya, yung kapakanan ng bata, ang gusto niya, ibang bata naman yung sinasabi niyo, 34, 36, 35 yan eh. What the fuck? Anong alin? Vital statistics. Halak ka. Charot. Tuloy natin. Kayo ang gugulo ng utak niyo ha. Cellphone po talaga siya sa bahay, hindi po siya lumalabas. Kaya lang po kasi walang wifi yun. Kumbaga din na download lang din po yung mga pinapanood niya. Ay oo, marunong ko magpiano. Wait lang, ulitin ko para sa inyo ah. Marunong talaga ako magpiano. Hindi kayo...
Wait lang ha, alitin natin ha. Ako nag-ano yan eh, oh. Uli, babalik ko na lang doon. Kaso, tutukan sa special report ni Oscar Oida. Halos di na raw natutulog ang inang si Maria Jessica sa araw-araw na paghahanap sa nawawalang 12 anyos niyang anak na si Briel Josue. Sa mga nakakita po sa anak ko, baka po may sakaling may nak... Tutuloy na natin doon sa point na nandun tayo kanina. Baka sabihin nyo kasi, ano eh, para yan. Tuloy natin. Kung may cellphone po talaga siya sa bahay, hindi po siya lumalabas. Kaya lang... Ay, andiyan pala si Mark Ramos. Gulat ako. sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito kay Boss Mark Ramos, ha. Alam nyo nang gagawin dyan. Kung kayo ba ay nalulungkot, walang magawa, i-message nyo tsaka video call nyo yan. Sasagutin kayo niyan at tuturuan ko niyan paano sumeksi dahil isa yung trainer na pagaling magpamacho niyan. Mark Ramos, paano ba lumitan dyan? Parang gusto ko kasing tanggalin yung tiyan ko eh. Ano ba effective? Gym o labaha? Halak ka! Charot lang. Sa mga ano, subscribe nyo ha, Mark Ramos. Okay? Let's do this. Simple but track, maraming salamat. Ang ko kasi walang wifi yun. Kumbaga, dina-download lang din po yung mga pinapanood niya. Cartoon. Nawalan po ng wifi, siguro po nagsawa na rin sa mga pinapanood niyan. Kung saan-saan na raw sila nakarating, kakahanap. Pero bigo silang makita ang bata. Saan na po kami nakarating sa mga hasanandes? Sa minyoro natin po kami na wala po talaga. Parang wala na ako na yung lakas ng loob. Siguro yung bata ay nakalayo na po yan talaga. Hindi, alam nyo naman kung ba't ganun yung lola, di ba? Hindi, kung ang nanay talagang mahal na mahal ang anak niya, mas doble-doble ang pagmamahal ng isang lola sa apo. Totoo yan. Agree ba kayo doon? Sino yung mga lola na rito? Di ba? Kung mahal na mahal nung nanay o ng ina yung kanyang anak, mas lalong sobrang mahal nung lola yung kanyang apo. Naniniwala ba kayo doon? Kasi ako naniniwala doon eh. Hi lola. Kasi yung lola ko talaga. Oo, naniniwala kayo doon. Tanong lang. Basta ako naniniwala dahil ang pagmamahal ng lola ko sa akin, abot-abot hanggang ano, kung saan man aabot. Kaya ganun yung lola. Kawawa talaga, no? Dito sa District 5, hindi na po yan dito. Kasi kung dito lang, nakauwi na yan. Dahil kaming mga chairman, mayroon po kaming GC. Ang pangamba pa umano ng ina ni Briel. Kasi po, may mga nababalitaan po ko, ginagamit ng mga sindikato. Yung ganun po, pinapalimos sa daan. Tapos kukunin po yung pera. Ganito raw ang nangyari kay Ali, ang 5 taong gulang na bata mula sa Angeles, Pampanga. Kaya shoutout po sa lahat ng mga lola dyan. I know deep in my heart that deep in my heart I know. Wait lang. Walang echo. Lalagyan ko lang echo. Check. 1, 2. Okay. That deep in my heart, I know. Halak ka. That deep in my heart, I know. That deep in my heart, I know. That deep in my heart, I know. That deep... Nawala tuloy ako sa ano, focus kasi. Charot lang. Hindi, inaano ko lang kayo para mawala yung lungkot nyo habang kayo nakikinig. Para mag-enjoy naman kayo. Kayo na masyado ka nai-stress. Papatawa man lang kayo dyan. Tuloy na natin. So, ito na nga mga kaiksena. Panibagong insidente naman to. Ibang bata naman, taga Pampanga.
Tuloy natin. Kitang kinuha ng isang lalaki. Oo. Oh. Buti na balik, buti nakuha pa rin, di ba? Makalipas ang ilang araw na paghahanap, natagpuan si Ali sa Novaliches sa Quezon City matapos siyang mamukaan ng mga concerned citizen sa inilabas na ulat ng 24 oras. Ginamit niya talaga yung bata para mamalimos, magkapera siya. Hindi ko alam ano pa susunod niyang gagawin. Kaya hindi po pwedeng hindi siya mananagot. Hindi, pag ginamit sa panlilimos, iba na yun. Kukulungan niyo po siya. Oh, pakukulong ko po siya talaga. Oo. Ang DSWD aminadong naaalarma sa mga insidenteng gaya nito. Of course, nababahala kami. Being the agency that is lead in social protection, nababahala ang DSWD sa mga reports na may mga bata na nagagamit para maglimos o gumawa ng mga activities that are una-una detrimental to their growth and development. Ayon sa Council for the Welfare of Children, walang sapat na datos patungkol sa mga batang dinudukot at pinagpapalimos sa lansangan. Kung pagbabasihan ang impormasyon mula sa PNP-NCRPO... Wala kayo kay Kibuloy. Kay Kibuloy, estudyante. Kay Kibuloy, nagpapanggap na bingi tsaka pipi. Tapos may dalang alin, otap o kaya ano, kakanin. Kasi yun dapat gawin nyo para tubol lugaw. Halap ka. Joke lang ha, joke lang. Na nasa Freedom of Information website, Mayroon lamang nakatalang 47 kaso ng mga batang nawawala. Hindi malinaw kung mas marami ang hindi naiuulat. Isa sigurong reason kung bakit walang masyadong data, kung ilan yung mga batang trafficked at pinagpapalimos. Ano? Dahil siguro, maaring nakakomingle din yan ano, sa iba't ibang krimen na napagsasadlakan ng bata. Kasi ang bata po kasi, pag yan ay traffic, pwede yung i-traffic for purposes of child labor, sexual exploitation, whether online and offline, saka pwede rin parang kung ano-anong klaseng exploitation pa, no? Na maaring kasama na kasi dyan yung pagpapalimos, eh, no? So, maaring yan ay na-lump together and na-confuse na doon sa iba't ibang klaseng violence against children na ginagawa sa mga bata, no? Pero giit ng CWC, may sapat naman daw tayong mga batas at puspusan din ang mga operasyon ng iba't ibang law enforcement agencies para mapanagot ang mga nang-aabuso sa mga kabataan. Pero sino ang talagang may kasalanan dito? Sino dapat ang unang-unang managot sa mga ganitong klaseng pangyayari? Malamang sa malamang, alam nyo na, masakit man tanggapin. Ano? Siyempre, magulang. Magulang ang dapat unang nagbibigay ng proteksyon sa kanilang anak para hindi sila magaya o makidnap o mamalimos. Kasi kung kayo ay responsableng magulang, hindi hahantong sa mga ganitong kasasadlakan ng inyong mga anak. Di ba? Bukod sa pag nakuha ng iba, pwedeng pumasok sa sindikato, walang ibang pwedeng sisihin dito kundi magulang. Sa inyo lang yan. Simulan nyo sa inyo pagka nagawa nyong bigay o kahit di nyo naman sabing spoiled nyo yung anak nyo, matugunan nyo lang, mabigay nyo yung pangangailangan ng pamilya, lalong-lalo na sa mga anak nyo, pero huwag nyo i-spoiled gaya ko. Charot. Di ba? Oh. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. Alright, sa mga hindi pa naglalike dyan, mag-like na kayo at dadako na tayo sa isa na naman nating topic. Ito mga kaeksena, let's go, sa go. Sa mga hindi pa naglalike dyan ha, huwag kayo makalimot mag-like mga kaeksena. Ito mga kaeksena, puntahan muna natin to. Naalala nyo ba si Senyor Aguila? Yung tinatawag din na may kulto na sinasabi na kung saan may pakasal-pakasal, merong kung ano nung kababalagang ginagawa. Dito sa kanyang tinawag na ano nga ba ano nila, nakalimutan ko yung pangalan ng ano nila Agile. Pero uunahan na natin mga kaeksena ang alin. Kasi maaari itong gamitin ng kabilang vlogger, kabilang parlor, mga didi shit na ano direkt ang layo naman yan, pinaalis. Kasi ito, alam po natin na yung lugar na kinatitirikan ng samahan ni Agila o nung kanyang miyembro nung kanilang kulto na matatawag, sabi nila. Yan po ay isang protected area. Ngunit, kaya sila nandyan at pinayagan tumira dyan dahil bago ma-declare na protected area yung tinitirikan ng mga bahay na yan, sila na yung nandoon. Okay? Kumbaga,
matagal na silang nandiyan hanggang sa ma-declare lang. Kaya pinayagan sila na manirahan na dyan kahit yan ay pagmamay-ari ng gobyerno o ng Pilipinas. Okay? So anong connect niyan direct? Paano gagamitin ng kabilang parlor? Pwede na lang gawing example to na kukunin din ng gobyerno yung ari-arian ni Kibuloy. At yan yung gusto nila rin palabasin nung kamakailan linggo lamang. Tama, mali. At wag po nating alisin ang konteksto yung kay Kibuloy na pag-aari ay nakanino na? Na kay dating Pangulong Duterte. At ito naman pong kinuha ng gobyerno ay alin? Pagmamay-ari po ng alin? Gobyerno. Dahil yan ay isang protected area. Naintindihan nyo po, o LGU ang nagmamay-ari sa lugar na yan. Which means, gobyerno pa rin. Naintindihan ho natin. So, inuunahan ko lang na gawin nilang basihan to, o yan, nakita nyo na, ayan na nga ba gagawin ng gobyerno. Ganyan din ang gagawin nila kay Pastor Kibuloy sa mga ari-arian. Kaya ngayon pa lang, mga ugok, mga ungas. Intindihin nyo yung konteksto dyan. Pwedeng makuha ang ari-arian ni Kibuloy kung halimbawang mapatunayan siyang may kaso at merong mapapasok na mga reklamo about sa kahinahinalang alin, mga properties. Pero kung iyahang lahat ng properties ni Kibuloy ay legit at walang problema, wala kayong dapat ikatakot. Ganun lang yun, di ba? Ang basic lang. Pero syempre, mga tatanga-tanga ibang vlogger ni Kibuloy, gagamitin na naman yan. Inunahan ko lang. O ito na, pakinggan natin mga kaeksenaw. Pinaalis na ang libo-libong miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na nakatira sa lupang sakop ng protected area sa Surigao del Norte. O, so pagmamay-ari yan ng alin, Surigao del Norte LGU. O, tuloy natin. Ito'y matapos kansilahin ng DNR ang kasunduan sa grupo na layong pangalagaan ang protected area roon. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Tuluyan ng kinansila ng DNR ang Protected Area Community-Based Resource Management Agreement ito sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI Surigao del Norte. Oh, yun pala, SBSI. Pinamumunuan ito ni Jaren Skilario o mas kilala bilang Senyor Aguila. Buti pa to sumuko eh. Buti pa to humarap eh. Sige Buloy. Natakot. Oh. Tatay ninyo si Lucifer. Oh, tinalo ko na yan dito. Tatay ninyo siya. What the fuck? What the fuck? Adalay. Ang naturang kasunduan, iginawad sa SBSI noong 2004 para i-develop at pangalagaan ang lupang sakop na isang protected area sa loob ng 25 taon. Ibinigay ito sa mga tinatawag na tenured migrant groups o yung mga nakatira sa lugar bago pa man ito ideklarang protected area. Ngayong araw, inihain ng closure order sa SBSI. Nako, ayan na nga. Shoutout at keep safe sa pagmamaneho. Shoutout kay Rose. Hello sa'yo. At from Cranesa La Garza. Hello, from Bahrain. Ingat kayo dyan. Okay? Kung ayaw nyo masaktan, sasampaling ko kayo. Maayos kayo ng pagdadrive. Ibig sabihin, kailangang umalis ng 1,400 pamilya nakatira sa mahigit 300 hektarya sa Socorro. Bibigyan din ng DNR ng pagkakataon ng mga miyembro para sila mismo ang gumiba ng kanilang mga bahay at anihin ang kanilang pananim. Basihan ng closure order ang mga issue ng child marriage, sexual abuse at military training sa mga miyembro nito na nauna nang ibinunyag sa pagdinig sa Senado. Hindi nalalayo yung mga kaso nito kay Kibuloy eh. Ito, wala lang to ng trafficking, yung pagdadala ng ibang tao sa ibang bansa ng illegal, yung dokumento, di ba? Pero yung mga sexual channeling, hindi nalalayo. Malinaw rin ang paglabag ng pamunuan ng SBSI sa pagtatayo ng mga... Ay, pares kami ng speaker ni Aguila, oh. Maganda yan, bili kayo ng speaker pang monitor, pang DJ. Ay, pares din, dalawang monitor. Illegal na istruktura sa protected area. Today, we are actually trying to put an end and have put an end to the abuses, no, that have gone on for several years in this area. Wait lang. Parang pag nakita ko sa personal tong DNR secretary, parang gusto kong hawakan yung buhok. Diba? Gusto ko malaman kung legit ba. Ang kapal eh.
pang hanggang ngayon yung style ng buhok niya pang 60s, 'di ba? Malditang lola at Tita Hilda nung. Pero hindi ko sinasabing ganun yung edad niyo, ha. Kumbaga yung hairdo niya pang ganun, no. Parang mga mara Elvis Presley na mga kababaihan nung araw. No? 1, 2, 3 o'clock for rock, rock, rock. Halap ka. Tuloy natin. Direk, babati naman yung apo ko na nag-hello daw siya kay Tito. Direk, hello Hannah, Jane, hello. Ang ganda ko, diba? Halap ka. Tuloy natin. Hindi na, hindi sa totoo lang. Ma'am, kung sakali po magtagpo ang landas natin kung sa man lugar, parang gusto kong hawakan niyang ulo ninyo, yung buhok ninyo ba? Oo, tsaka ako igaganto. Ano yan, santo? What the fuck? What the fuck? Charot. joke lang po. Nagbibiro lang. Nagpapatawa lang. Oh. Based on the monitoring, we already saw establishment of settlements inside. Establishment of infrastructure such as access roads, a wave pool, a recording studio, a gymnasium, and a radio station. Ayon sa DNR, pinal na ang closure order at hindi na pwedeng iapila pa ng SBSI. Hindi naman daw pumalag sa order ang ilang tauhan ng SBSI. September 2023 pa nang suspindihin ang kasunduan, kaya't napaghandaan na raw nila ito. Maayos daw na magtinanggap ng mga set of officers, no, ng SBSI ang cancellation order. And in fact, ako personally nakita ko sa kanila that they are actually waiting for this cancellation order so that accordingly they can proceed with their lives, sabi nila. Buti naman po at di na sila nagmamatigas, no? At hindi kagaya nung kay Kibuloy, nung may pumuntang NBA dun sa Blurry Mountain ni Kibuloy. Nakita nyo ba yon? Merong isang mama doon, dumampot ng malaking bato. Anong gusto mong palabasin niyang kuya? Manlalabang ka, ganon? Diba, Jasmine Miller? Thank you, ah. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Diba? Okay, tuloy natin. Let's go sa go. Makikipagpulong ang DNR sa DSWD at Surigao del Norte Provincial Government. Hi, Raquel Santos. Hello. Para hanapan ng malilipatan ang mga apektadong miyembro ng SBSI. Oh, biruin nyo ah. Tutulungan pa silang makalipat ah. Oh. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit natagalan silang ihain ang closure order. Oh. We've identified as a small area for possible housing settlement. At kasama po ang provincial government dito in providing the resources to actually construct those homes, no, for those that are in fact tenured migrants of this area. Posible namang maharap sa kasong paglabag sa Environmental Act ang SBSI dahil sa paglabag ng grupo sa Pakbarma. Bukod pa yan sa kasong kriminal na kinakaharap ng leader nilang si Jaren Skilario. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Okay, ngayon naman mga kaiksena, napunta na muna natin yung ating live survey, ano? At may ipapakita akong video bago natin puntahan si Kibuloy, si PBBM at iba pang balita natin. Okay? So, type action at huwag kalimutan mag-like. Mag-like na kayo at pupunta na nga natin to. Let's go! Ngayon mga ka-eksena, ilan ba yung likes natin? Baka hindi kayo nagla-like dyan ha, sasampaling ko talaga kayo. Maniwala kayo sa akin, upang kita. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Halak ka. Tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko na yan dito. Tatay ninyo siya eh. What the fuck? Okay, go Philippines 2.0, shoutout sa'yo ha. Okay? Ang tanong, ngayong tag-init, payag ba kayo na huwag mag-shot ng underwear? Kaya ako kinokontento, pampa-good vibes lang. Direk kanina sa UV with the Tony Clare, yung Prayer Mountain pala ni Kibs, dapat isisequester na, naharang lang daw ni PRRD. Oh, ganun? Nakaw, yari kayo sa akin, content ko na yan.
O, tuloy natin. O, ang sumagot ng, oo, pabor ako, walang panty or brief. Wow, 45%. At ang sumagot ng, hindi, nakakailang, saka bakat eh. Halak ka. Diba? O, pakinggan muna natin ito mga kaeksena. Ako, eto yan. Kaya ako ito ipapakita. Masyado kayong judgmental eh. Bago kayo sumagot, sana, although walang ibang choices, kundi dadalawa lang, sana nag-isip din kayo na pwede naman sigurong walang panty o brief pagka nandun ka sa bahay, mag-ano ka lang, boxer, mga ganyan. O kaya yung babae, may ibang sinusuot. Pagka, kasi mainit naman talaga yung panahon eh. O, eto na. Bukinggan na natin si ate. Kumakailan iminungkahi ni House Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Jeanette Garin? Si Garin na naman! Ito naman si Garin, ang dami mga sinasabi para si Tulpo rin to eh. Ma'am Garin! Kung ano maisipan nyo rin ano eh, no? Si Tulpo rin, ano yun? Antay ano? Ano mga panukala ni Tulpo dyan? Yung mga nakakatawang panukala niya dyan? O, tuloy natin. O, lady and ready, hello. Na maaaring hindi muna magsuot ng panloob o underwear ang mga kababaihan para maiwasan ang fungal infections ngayong matindi ang nararanasan nating init. Alamin natin ang opinyon ng mga kababaihan sa mungkahing ito. Pabor po ba kayo na huwag munang magsuot ng underwear ngayong tumitindi ang nararamdamang init sa Pilipinas? O, kasi mayroong tatanungin eh. O, tingnan nyo, ma-amaze kayo sa sagot. Diba, Swedescape, EWFS at CFD? Hindi po ako pabor. Kasi po, parang nakakailang eh, pag hindi ka ng underwear. Paano pag nasa labas ka, pupunta ka sa mga okasyon? May mabas sa katulad ko, pwede pa ako mabuntis. Baka mamaya, lagi ako mabubuntis, diba? Nanay, paano ka mabubuntis? Wala ka lang underwear! What the fuck? Ito naman si nanay, masyadong exaggerated. Hindi ka lang nagpanty, mabuntis ka na, day. Halak ka. Nanay naman. Ilan taon na ba kayo? Naniniwala talaga kayo sa ganon? Di ba? Kung halimbawa po ano, merong lumambutsing sa inyo, pwede kayo mabuntis. Pero kung wala lang kayong panty, mabubuntis kayo. Halak ka. Tanong si nanay naman, chusera ka rin eh. Ngayong tumitindi ang nararamdamang init sa Pilipinas? Hindi po ako pabor. Kasi po, parang nakakailang eh, pag hindi ka ng underwear. Paano pag nasa labas ka, pupunta ka sa mga okasyon? May mabas sa katulad ko, pwede pa ako mabuntis. Baka mamaya, lagi ako mabubuntis, di ba? Hindi, ibig niya sabihin, ibig ko sabihin, baka mamaya si mister niya, alam mo naman yan, makita lagi siyang walang underwear, mabuntis siya. Halak ka. Hindi, yun yung ibig sabihin niya, niloloko ko lang kayo para lang maging ano yung ano natin, maging happy yung content. Diba? Yun ang ibig sabihin niya sa bahay daw nila. Baka mamaya makita lang ni mister yan eh. Psst. Psst. Halak ka. Baka pagdaan niya kay mister eh. Uy. Charot. Oh, ito naman susunod. Oh, isa ba isa? Oh. Hindi po. Disagree po ako. Bakit ate? Ito bata. I think po mas madudumihan. Yun nga po, wala siyang undergarment. So, parang mas prone pa siya sa ibang, yun nga po, sakit. Ba, matalino si ate ah. Hindi na sayang pagpapaaral sa iyo ng mga magulang mo. I proud you, ate. Parang hindi na siya advisable na hindi na magsuot ng underwear. Kasi ako, hindi talaga ako makatulog pag walang underwear. Kasi sobrang, wala lang, hindi siya comfy. Wow, taray, comfy. Halak ka. Kumukomfy pa ka, ate, ha? Ito naman si nanay. Para sa akin po, hindi po po pwede. Bakit po? Pangit po tingnan. Kasi pag wala tayong underwear, bakat na bakat po sa short natin yun. What the fuck? What the fuck? Eh, tama naman po yun. May point si nanay, no? Masagwan tingnan, lalo may makikita kanyang gumuguhit.
Tsaka umuumbok ang last one tignan. Lalo kung sa labas ka. Hi, Ma'am Therese Hellman. How are you? Kamusta na po? Very common here in you, especially sa Las Vegas. Whether malamig o mainit, talagang wala silang underwear sa Amerika. Makapunta nga dyan. What the fuck? What the fuck? Talaga, walang underwear ang mga tao dyan. Lalo yung mga foreigner sigurado, no? Kaya siguro nawili si Rapi Tulpo ng ilang... What the fuck? Hindi, di ba matagal naman sila nanirahan doon? Di ba? Matagal siya. Kaya siguro, ano, nawili siya doon kasi yung klima, maganda, may snow, tapos may, ano, may summer. Ano, iniisip nyo na naman? Kayo naman talaga, oh. Halak pa. Kahit naman ako, mawiwili ako pag ganun yung ambience mo on the weather doon. May, ano... Diba? Oh, tuloy, tawa kayo ng tawa. Tumigil nga kayo. Ano yung isip nyo, ha? Oh. Kaya pangit po sa paningin ng karamihan. Oh, para kang kakaldag lagi. Di okay. Bakit, nanay? Ang sagwating niya sa karsada o sa mga kalalakihan. Oh. Oh, siguro. Para ano ba? Baka makahinga niya naman. Ay, ate, pumabor ka pero nakatakip yung mukha mo. Bakit? Pag nakita ka nila sa daan, matik, alam nila wala kang panty, ganun. Halak ka. Charot. Oh. Best ba para sa mga ano? Kasi masyadong mainit. Kano pong masisikip yung underwear, pinagpapawisan. Tapos kung hindi naman hygienic, yung nag-wash ng mga ano nila, private part. Pag may tasulog, na lang sila mag-ano. Para naman kahit pa paano. Kasi pag lagi nakadikit sa ano nila, tapos hindi sila masipag maglinis, magkakas talaga na infection. Ang babae. Oh, ito si nanay. Matanda, ah. Pakinggan nyo. Oh. Kailangan talaga magpante ang babae. Kasi pag nakita ng mga binata, aanuin niyan sila. Aanuin po. Ayusin nyo, nanay, ah. Aanuin. Pag walang pante yung mga babae, aanuin ng mga binata. O, re-rapin daw. What the fuck? Eh, pwede naman kung mga manyakol yung mga nakapaligid sa kanya dyan. Diba? Oh. Nilinaw naman ni Representative Karin na ang kanya... Wait lang. Ako sasagot. Para sa akin, mga kaiksena, ako ha, ako hindi ako pabor. Pero walang masama kung hindi ka mag-underwear sa loob ng bahay nyo. Hoy! Ang ingay mo dyan! May nag-ano dun. Tawag dito, okay lang... Okay lang po na huwag kang mag-underwear sa loob ng bahay. Pero kung nasa loob ka ng bahay at may ibang tao, hindi okay. Kung kayo-kayo lang halimbawa, kayo mag-asawa, pero kung may kapitbahay ka na nakakakita sa inyo, wala kang underwear, hindi okay. Diba? Pero sa kabilang banda, para sa akin talaga, hindi ako sanay ng wala. Tsaka lalo na sa trabaho ko dati, ang bigat ng trabaho ko, magkakalong ka ng ano yan, tambaluslus. Diba? So, para sa akin, lagi tayong meron yan. Minsan yun, naka-boxer pa, tas may short pa eh. Oh, yun lang. O, tuloy natin. Ano bang gusto sabihin ni Garin? Yung question ay para lamang sa loob ng bahay at hindi naman daw kapag lalabas. Oh, judgmental kasi yung mga nag-comment eh. Hindi yung muna inintindi. Oh, ganyan yung mga vlogger ni Kibuloy. Basta pag narinig na, trending to, tara na, content na yan. Tapos masusunog sa huli kasi hindi inintindi. Diba? Oh. Pero, sumasang-ayon nga ba rito ang mga eksperto? Ayon sa obstetrician gynecologist na ating nakausap sa Alfonso Specialist Hospital, sumasang-ayon sila sa hustyong ito ni Representative Garin, masaya na sa mga kababaihang meron ng fungal infection. Hindi, pero totoo naman po na masarap sa pakiramdam pag wala kang ano, meron nga nagsasabi na mas maganda, wala ka talagang suit all the way. Basta siguraduhin mo lang, ikaw lang mag-isa sa kwarto. Kasi kung may katabi ka dyan, iba mangyayari sa'yo dyan. Dadami kayo. Halak ka! Diba? Pasintabi po sa mga batang nanonood, pa, patnubay at gamay na magulang ang kailangan. Ang susunod na palabas ay rated PG. Charot. Diba? Hindi. Komportable talaga na, ano, na walang suot pag natutulog. At sanayan lang naman yan eh. Kung kayo komportable, merong iba hindi, sanayan lang.
Ang fungal infection naman daw ay nagagamot pa ng mga antifungal creams na maiiriseta sa atin ng ating mga doktor. Kung may nararamdaman ng pangangati sa masaselang parte ng katawan, agad nang magpakonsulta. Kaya mga kapatid, huwag po nating kalimutan na uminom ng tubig ngayong tag-init and stay safe. Ako po si Sait Lizardo, News 5. Okay, palakpakan natin. So ang nagwagi sa ating live survey ay hindi sila sanay ng walang underwear at pabor sila, hindi sila pabor na hindi magsuot ng underwear. Congratulations. At ngayon mga ka-eksena, tuloy-tuloy tayo pa-action. Paki-like na lang. All right. Next tayo. Sino dito yung mga taga Cebu o taga ibang probinsya? Meron po akong itatanong, importanteng mahalagang mahalaga ito. Kagaya po ng sinabi ko noong nakaraang pagdating ko galing Cebu. Meron kasi akong ipapakita sa inyong dalawang picture lang to. At gusto ko na kayong i-ready. At tatanungin ko kayo. May position na... Taga saan si Bongo? Literally, taga saan si Bongo? At literally, taga saan si Camille Villar? Literally, taga saan sila mismo? Pakisagot naman ako. Sino ang nakakaalam? Taga saan sila mismo? Taga Bacolod. Okay? Tapos sino pa? Si Camille Villar. Taga saan talaga 'yon? Ito po yung napansin ko mga kaeksena. At sa mga probinsya ninyo, yung mga nasa probinsya ngayon, paki-comment na lang dyan. Kasi may iba akong nararamdaman dito sa ipapakita kong picture. Feeling ko, bukod sa tatakbo sa higher na position si Bongo, ito pang isa na Villar ay papasok sa mataas na position o may tatakbuhin to. Sa tingin ko lang ah, bakit mo nasabi direct? Alam nyo mga kaeksena, nakita nyo yan? Sa dami ng pinuntahan naming liblib na lugar sa Cebu, at mga kilalang lugar sa Cebu, nandyan lagi yung pagmumuka na yan. Siya lang yung bukod tangi talaga. Merong muka na yan. Ingat po sa biyahe. Kahit sobrang layo at liblib, kahit bundok na, merong poster na ganyan. Ano kaya ang ibig sabihin niyan? Tapos, isingit natin to. Kasama rin yan ito. Hindi, binibigyan ko lang kayo ng konting kaalaman. At gusto kong malaman din kung sa ibang probinsya meron din yan. Okay? Hindi, totoo po. Ayan. Ano ibig sabihin yan? Diba? Alam nyo ba, yan ang technique ng mga politiko o mga gustong tumakbo sa politika, lalo na't kilala ang pamilya, ang apelyido? Ha? Iniisip ko na po ito eh. Sabi ko, nung habang nasa biyahe kami sa van, papunta-punta kami kahit saan, yung pagmumukhang dalawang yan, ang lagi kong nakikita. Tinan nyo, yung ingat sa biyahe ang laki-laki. Yan si Mana Santa lang to ah. Tapos, yung emergency hotline sa baba, napakaliit. What the fuck? Kung dadaan ka sa kalsada at merong hotline na emergency, dadaanan mong ganyan, mapapansin mo ba agad yung emergency hotline, PNP, at saka ano yun, DPWH? Yan ang diskarte ng mga e-politiko. What the fuck? What the fuck? Eh, kaya nga, gulat na gulat ako nung nasa Cebu kami. Hindi ko lang yan na itatopic kasi nga, umaandar kami, nasa biyahe eh. Tapos may hawak pa akong bata. Ano? Ano? Ewan ko, di ko alam. Ano sinasabi mo, Marites? Mamaya kang muna, kain doon, gugulo ka eh. Ito naman, di ko may... Lagi na lang ako ginugulo nito ng Marites. Hindi ko nga alam. Sana si mamaya na. So, nawala tuloy ako.
Oh, palitin ko ah ito. Ito yung kay Bongo. Oh, siya naman walang nakalagay na number kung hindi paalaala mula kay Senator Bongo ang may malasaan to, balasakit magserbisyo ganyan ganyan. Pero ang kinakaduda ko, wag isara yung pinto, Marites. Ang init-init. Kung isara yung pinto, please. Mainit. Oh, yan. Okay? So, yun lang, mga kaeksena. Gusto ko lang ipakita sa inyo to. Kaya, kung kayo po, Rego Adventure, salamat. Ngayon, meron po ba sa ibang probinsya na nakakita ng picture nilang dalawa? Meron po dito yan sa Baguio City. Seryoso? Picturean nyo nga, taposin nyo sa akin. Siguraduhin nyo, ibang lugar yan, ha? Kasi sa... tawag dito, papuntang Baclaran, meron din ako nakita, meron nito. So tatanungin na natin, tatakbo po kayo bilang politiko, Ma'am Camille Villar, patay tayo dyan. Diba? Oh, ano kayang gagawin yan? Ano kayang tatakbuhan yan? Kasi biruin nyo, nakakaabot hanggang Cebu, nakakaabot, diba? Oh. Carlea, good day, Direk MLS sa mga kaloyat ka ano to, MSA dati akong friend si PL bago bumalentong. Sabi niya tinawagan siya ni Direk Daryl at pinasahan ng pulboron video nung hiningan ko ng proof, wala namang maibigay, sinungaling lang. Ay, naniniwala po ko talaga sinungaling 'yun. Salamat po. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Salamat, Ma'am Carlea. Thank you po sa pagbigay ng blessing at pagbigay ng info na yan. Okay, magalala, dudurugin ko pa yon one of these days. Okay? Oh, may nagsend sa akin, oh. Oh, yan. Aba, kalain mo, congratulations, Cody Rose from Villar Family. Ha? May ganun? Halika na, mga kaeksena. Puntaan na natin yung susunod kong topic. Ito na nga. Oh. Once again. Once again. Once again. Update tayo, mga kaeksena. Nung linggo, nagkaroon po, nabalita ko sa inyo na magkakaroon po ng alin, ng Maritime Joint Exploration ang ating mga kaalyadong bansa kagaya ng Japan, Amerika, Australia, at ano pa ba? Apat yun, di ba? Australia, Japan, at ano pa ba yun? Australia, Japan, Amerika, o tayo, Pilipinas, apat. Ngayon, mga kaeksena, pakita ko lang po sa inyo dito kung anong nangyari at naging sitwasyon. Roger Lagarde, mga senador yang mag-senador yang Camille, kapalit niya nanay niya. Patay tayo diyan. Oh, pakinggan muna natin 'to. Wait lang, Roger ha. Papalusutin ko muna 'yung intro nito. Oh, pasok. Nagpadala ng dalawang mahina. Wait lang. Ano ba 'yan? Mahina na naman News 5. Laksan niyo 'yung audio niyo. Oh, ito na. Oh. Alam nyo kung ba't kumabalita din to? Connect din to kasi si Vice President may sasabihin. Ewan ko lang kung ano. O eto, pakinggan nyo. 1, 2, 3, pasok! Dalawang barko ang China para manmanan ang ginaos na maritime cooperative activity ng Pilipinas. Ingitero din yung China eh, no? Gumaya rin eh. Nabalitaan lang na may joint exploration, nakiganon din sila oh. Nagpakita rin ng ganun. Ayaw patalo, di ba? Oh. Mamaya, kasunod dito yung kay BP Sara. Mabanata natin yan. Oh. Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea kahapon. Oh. Hindi rin sila nagpatalo dahil sinabayan nila yan ng sariling combat patrol exercise. Nasa front line ng balita. Sabi ko sa inyo, ugali ng mga Chinese talaga. Hindi naman din natin nilalat. May iba namang mabait na may lahing Pinoy na. Pero yung iba, hindi talaga magpapalamang, hindi magpapatalo yan. Tsaka Germany ba? O, Nosferatu yung kasama. O, tuloy natin. Yan si Brian Castillo. Mula sa dagat hanggang sa himpapawid,
Magkasamang nagsanay ang mga barkong pandigma at ilang air asset ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa idinaos nilang Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea nitong weekend. Nakiisa sa aktibidad ang missile frigate na BRP Antonio Luna at patrol ship na BRP Valentin Diaz ng Philippine Navy, kasama ang USS Mobile ng US Navy, HMAS Warramunga ng Australian Navy at ang JS Akebono ng Japan. Sinubok nila ang kakayahan ng apat na bansang di kasama yung Germany, Nosferatu. Magkatuwang na tumugon sa anumang sitwasyon sa dagat. Gaya ng koordinasyon sa pagmaniobra ng mga barko sakaling may sumiklab na gulo. Pati ang pag-detect ng submarine sa dagat gamit ang anti-submarine helicopter ng Philippine Navy. Yung anti-submarine na warfare drill is actually just sensing kung may mga presence na mga underwater... Si Mick Subiri yung naka-uniform din. Si Mick Subiri yun ano? Ginagawa mo dyan? Hoy! Ginagawa ni... Diba? Thank you Roger Lagarde ah. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Vessels, no? May mga sensors tayo. This exercise... Bakit nakaganun yun? It also showed how to demonstrate professional interactions between our forces and to strengthen our interoperability. Sa gitna naman ng maritime exercises, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na minanmanan sila ng dalawang barko ng China. Ito ang PLA Navy 792 na spy ship at destroyer ship na PLA Navy 162. Mga 6 nautical miles away, no? Medyo malayo rin yung distansya nila. Hindi naman sila, hindi katulad ng mga RORE operations natin na talagang dumidikit sila, no? Halos banggain pa yung mga ships natin. Wala naman pong ginawa itong mga Navy ships na ito para i-block or hadlangan yung ginagawa nating mga exercises. Show of force man kung tignan, nalino ng AFP na show of unity lang ang pagsasanay ng mga barko. Wala raw silang intensyong buyuin ng China. Pati si Pangulong Bongbong Marcos, iginiit na ayaw natin ang gulo. Sasabihin na naman ng mga DD shit vlogger na naman dyan. Sila, alam nyo, totoo naman eh, sila lang naman mga bata ni Digong, yung mga nagpapalabas na may kipagyera na, lalo na si Maharlika. Yun ang kanilang ano eh, script. Bago yung pulboron uli, yung gera-gera muna. Dahil prioridad pa rin daw ng Pilipinas, ang pakikipagdialogo. Huwag na natin masyadong papainitim pa. Pag-usap tayo na mabuti para walang banggaan, walang cannon, walang water cannon. Hindi na mabalik sa ganun. Sa kabila nito, hindi naman nagpatalo ang China. Sinabayan din nila ng sariling combat patrol exercise sa South China Sea ang ginawa ng Pilipinas. Sabay pa sa ring, na kontrolado pa rin daw nila ang sitwasyon sa rehiyon. What the fuck? What the fuck? Hayop talaga tong mga to eh, no? Dito pa lang makikita mo na yung ano eh, yung galawan ng China, 'di ba? Oh. So meron na talaga silang pag-angkin eh. Ayaw talaga at talaga na magpatalo. 'Di ba, DJ Byron? Oh. Tuloy natin. All military activities disrupting the South China Sea situation and creating bases are under control. Pati na mga aktibidad na gumagambala umano rito. Ang National Security Council naman nagtataka tuloy kung bakit ganito ang naging reaksyon ng China. Kumbaga sa pag ikaw ay nagbigay ng statement, may tinamaan. Alam mo kung sino, alam mong ano, tawag dito sa madaling salita, tinamaan sila rito sa pool. Direct pampahab daw yung buha ng pag hindi nag-underwear. Ewan ko lang. Kung ginawa natin yung ating maritime patrol or yung ating MCA outside of our EEC, no? Or lumapit-lapit tayo sa mainland China or sa loob ng EEC ng China, pwede nilang sabihin they're messing up the situation, that we are messing up the situation. Pero given na nandito lang naman tayo sa teritoryo natin, hindi namin maintindihan kung saan nang gagaling yung ganong klaseng
reaksyon. Tanong nyo kay Harry Roque. Sa hiwalay na pahayag naman, iganit din ang Australia na makabuluhan ng idinaos na maritime exercise. Dahil na ipapakita at napapanatili nito ang kapayapaan sa rehiyon. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. At ngayon iduktong natin kasi mayroong interview yung Vice President Di Umano. Ayaw mo sabihin Vice President mo? Sige na nga, wala tayong magagawa. Siya na yung Vice President naman talaga eh. Purple Butterfly at ano to? Ano to? KLYL, hello po. Maraming salamat. Good morning direct at sa lahat ng mga ka-MSMA at ka-loyal daw. Sabi ni Purple Butterfly. Wait lang, utang mo na. Papadaanin ko muna itong susunod kong papakita sa inyo. Okay? Dahil naagkaroon ng ambush interview si Vice No Comment. What the fuck? What the fuck? Eh, si Sara Duterte. About dito sa nangyayari sa West Philippine Sea na ambush interview. Ewan ko lang kung sumagot. Oh, ito, pakinggan natin mga kaeksena, si No Comment. G-Dax, meron din sila. Din si Camille dito sa Ilocos, ang daming tarp. Pati sa Ilocos? Alam nyo na, ha? Pasok. Nagpaliwanag si Vice President Sara Duterte kung bakit tikom siya sa isyo ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ah, okay. No comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman. What the fuck? Oh, itong si ano, si Vice President ano, si Inday, oh. Palagi anyang ano, no comment. What? Kung hindi naman ng comment, oh, sasabihin lang niyan, syukran. What? What the fuck? Oh, ibang-iba talaga ito sa ano, sa tatanyang si ano, si Maudigs. Ito si Maudigs, iba talaga. Oh. Magaling magturo. Oh, pati itong si Inday. Magaling sumagot. What? Halak ka. Sabi ko sa inyo. You see? Oh, anong sabi? Ah, tinatanong siya, ma'am, ba't hindi po kayo makapag... ito yung paliwanag niya, no? No comment na agad, eh. Pero pagdating sa mga katarantaduan o mga... Ay, hindi naman. Sorry naman. Sorry naman. Correct natin. Pagdating sa mga ibang mga komento, paalala, kagaya ng anin, ng Mahal na Araw, may komento. Sa lahat ng mga okasyon ng China, mayroong komento. Pagdating sa ating bansa at sariling anin, diyan sa ating mga kasundaluhan o mga Navy... No comment. Oh, nalokohan niya. Oh, Kadante, bakit po? Oh, eh wala talaga. Walang aasahan dito kay ano, kay Inday Sara. No comment niya. What? Oh, sa mga interesado po, meron po tayo ditong ano, pampahid po sa ano, sa gilagid po. Pag pinahid niyo po sa gilagid po, matatanggal po 'yung mga bulok ng ipin. Oh, sa mga interesado po, mag-PM lang po kayo directo sa Facebook page. Ako po si Dante Maravillas. Maraming masalamat po. God bless. Bye-bye. Oh, joke lang. Joke lang yun. Oh, tuloy. Bakit ba? Kababayan ko yun. Di magagalit yun. Sige, Dante. Kababayan ko yun. Oh, tuloy natin. Oh. Ito lang problema sa iyo, Vice President Sare. Ah? Kaya kainingan ng komento pagdating diyan sa West Philippine Sea, unang-una sa lahat, ikaw ang sumusunod sa may pinakamataas na posisyon sa ating bansa. At kapag ang ganong klaseng tao ay nagbigay ng suporta, lalong-lalo na sa ating mga men and women in uniform, hindi kagaya ni Tulpo, sasabihan pa ng duwag ka, sir, duwag ka. Mamasboy ka, baka pag may barila, magtakbo ka lang dyan, iwala mo yung makasama mo. Ayun. Nagigets nyo? Diba? Kaya kailangan ka magsalita para iba kasi ang pakiramdam ng mga sundalo natin, mga kapulisan natin, mga ano natin, kung sino man dyan,
kapag sila mismo ay binibigyan ng alin ng pagkilala, ng pagbibigay ng papuri, at hindi naman namin hinihingi sa iyo na awayin mo yung China. Malaman namin kung anong stand mo pagdating diyan sa nangyayari sa West Philippine Sea. Puro ka China, puro ka China. Eh. 'Di ba? Ang bilis-bilis mo eh, Wang Xinglao, Xinying, Feng Li, Feng Lai, Ali, Feng Gus, Tung Mi, La Fon, Xinghoi, Xinimang Xi. Xing Ren, Yang Gu, Xi Mal, Ti Kloy, Feng Lai, Qing Qinming Xi. Halakka. Chiriri Kuang Kuai La, Abu Chikek, Yek Yek Yehek. Halakka. Diba? Oh, diyan ka magaling. Pero pagdating sa ibang bagay, ano, nga. No comment, syukran. Nak ng kubeto. Khabib TV, maraming salamat. Oh, ito para sa inyo, ni Roger at na Carlea at Khabib TV. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Oh. Kalaan nyo, magaling ako mag-Mandarin. Galing akong Taiwan eh. Ni Hao, Wang Li, Feng Lai, Shok Tong, Xing Mi. Charot. Ito na. Hindi, seryoso, seryoso. Alam naman po natin, mga kapatid, mga kaiksena, kung ano yung galawan ni Sara Duterte pagdating dyan sa pagbibigay ng mga mensahe sa okasyon ng China. Sabi ni DJ Byer, hindi ako nagtataka ba at gustong hawakan ni BP and Department of Defense para siguro gagawin niya yung style ng kanyang ama na Mao Diggs na no journalist to everything. O, malamang. Diba? Yun lang naman ang hinihingi ng taong bayan dito sa ating napakagaling na Vice President. Si Ma'am Shukran. Diba? Ba't hindi niya kaya magawa, no? Oh, ang tapang-tapang mo, nanununto ka pa nga ng sheriff eh, tapos hindi ka makapag-comment sa China. Kay Kibuloy, ang tapang mo rin ngayon, bigla kang lumalaylo na. Paghahalata kayo eh, di ba? Salamat din, G-Dax, ha? Oh. Duterte about me and the West Philippines. Sabi niya, no comment, I think comprehensive na yung statement ni Kong Paolo Duterte about me and the West Philippine Sea. Inasa mo talaga kay Kong Paolo yung sinabi? Sino ba Vice President? Ikaw o si Kong Paolo? Itong Vice President natin to, tatalunin ka pa ni Lenny Robredo eh. What the fuck? What the fuck? Alam mo, okay na ako dun sa paulit-ulit kahit papano may sinasabi. Kesa dito, no comment ng no comment, iwas pusoy. Wow. 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 Ang lupit mo, Sara. Ang tibay mo. Nagsisisi talaga ako. Pinuntahan pa kita sa Korea. Umabsent pa ako sa trabaho para lang makita ka. Pinagmamalaki pa naman kita. Tapos ganyan yung gagawin mo. Kala ko ang galing-galing mo. Tapang-tapang mo. Walang juwa lang here na yan. I think that question can better be answered by the Department of Foreign Affairs. And oo nga. Oo nga, nagbibigay naman ng statement yung ating Department of Foreign Affairs at Department of National Defense. Iba pa rin kapag merong pahayag at suporta yung ating Vice President sa nangyayari sa West Philippine Sea. Ang pagpapakita mo ng no comment, isa lang ang pinapakita mo sa taong bayan. Ano ho? Eh tila ayaw mong mapusoy doon sa mga alin. Sa China o sa mga Chinese. Kaloka. Sabi ni Pulong, BP daw si Sara, hindi niya trabaho mag-comment. Tanga-tanga namang comment yun. Halak ka. Hindi, sa totoo lang. Tingnan niyo yung sinabi nung Pulong, ganyan.
Hindi niya daw trabaho, ang bobo. Big Daddy, parang sinuntok ng mabagal, todo ilag. Pag birthday ni Xi Jinping, magsasalita pa yan ng Chinese. Ah, malamang. Oo. Xing Lai, Fong Lai, Wang Xi Li Ming Xi, Dao Ming Xi, What's a Lay? And yun. What the fuck? Diba? Bahala ka sa buhay mo, Sarah. Ang gulo mo. Secretary of the Department of National Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng usapin ng patuloy na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Inulit niya ang sinabi noon ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte na dapat ay idirekta sa kalihim ng Department of National Defense at Foreign Affairs ang issue sa West Philippine Sea at hindi kay VP Sara na kalihim ng Department of Education. Ay naku naman, ang tanga namang ano niyan? Oh, sige. Department Secretary. What else? Ano pa ang posisyon ni Sara Duterte? Psst, ko naman. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Puta. Halak ka. Ma'am, matanda na ako, ma'am. Wala akong sinabing ganyan, ma'am. Papatayin ako ni Marcos niyan, ma'am. You can kill me a thousand times, ma'am. Pero wala akong sinabing adik. Halak ka. Yan, diyan kayo magaling. Kasunod yan ang panawagan ng ilang grupo na dapat magbigay ng pahayag ang bise kaugnay ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Natanong din ang bise sa pangunguna niya sa SWS Presidential Survey. Napakalayo pa kasi ng 2028 para... At saka ka magsasalita pag malapit na. What the fuck? What the fuck? Nasa sa'yo naman yan kung yan ang iniisip mo eh. Di ba sabi mo hindi mo naman iniisip yung mga yan malayo pa? Di magbigay ka ng komento. Sa totoo lang kahit naiinis ako kay Robredo Del paulit-ulit, eh, mas okay pa yun na nagbibigay yun ng san ng ano eh, komento eh. Diba? At least kahit pa paano, may balls. Ito, yung balls nito, ang gandun lang sa Dabaw. Kadiri. Halak ka. Oo. Oh, presidente yan eh. Eh, vice presidente yan eh. Diba? Wala ka sa buhay mo dyan. Natin na pag-usapan siya ngayon, ang ginagawa lang natin ngayon at kailangan natin gawin lahat ay magtrabaho muna, mag-contribute tayong lahat sa nation building. Si VP Sarang Pang... Magtrabaho daw. Bad trip eh, no? Unahing pandangal sa Youthpreneur event sa Rizal High School sa Pasig ngayong araw. Ito ang partnership ng Department of... Sayang, hindi ako nakapagpunta dyan. Mablog ko sana yun, tapos tanungin ko yan, no? Ma'am, no? Pag mag-vlog ako, tapos malapit lang dito, pumunta mo. Bigla akong papasok, oh. Education sa Go Negosyo para hasain ng mga kabataan bilang future entrepreneurs. Sa gitna ng napakainit na panahon at pagkakansela ng mga face-to-face classes sa mga paaralan, nilinaw niyang hindi na kailangan ng makeup classes. Hindi na, dahil ang sinuspend lang naman natin ay yung in-person classes, pero yung pag-aaral nila tumutuloy yon sa alternative delivery modes tulad ng online o modular. Ngayong matindiang init, hindi rin daw pwedeng basta-basta ibalik sa dati ang school calendar sa susunod na pasukan. Napagkasunduan daw na sa school year 2026 to 2027 pa, ibabalik sa Marso ang pagtatapos ng klase. Hindi natin pwede i-compromise ang pahinga ng ating mga... Hoy Carmelita, grabe ka naman. Kumbaga binibigyan ko lang ng comparison to naman. Eh kasi nga, eto nga, halatang halata mo, 'di ba? Sabihin na natin tinatawag sila ni Robredo na lutang paulit-ulit kahit papaano nagsasalita. 'Di ba? Yung batas na 'yon, yung final ko na batas na 'yon ng awis in the Congress, yung kalimutan ko, wait lang. Kala nyo, hindi ko pa nakakalimutan mga linya ni Vice President Robredo, ah. Alam ko pa rin hanggang ngayon. Tuloy natin. Oh.
teachers and ng ating mga learners. Dahil hindi natin pwede idire-diretso ang mga klase. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 4. Oh, ito na mga kaeksena, naku po. Puntahan na natin sino. Ay, good news pala mga kaeksena muna. Oh, sa mga hindi pa nagla-like dyan, mag-like na kayo ha. Oh, good news, magkakaroon tayo ng bawas singil sa kuryente. Oh. Oh, bati muna natin ang happy birthday si Ma'am Remedios Lizardo. Happy birthday po, enjoy your day. At sana po humaba pa ang inyong buhay, magkaroon malusog na pangangatawan at makapag-sumba at makapag-backdive pa kayo at samahan nyo na rin ang ballroom dancing. Happy birthday. Oh. Kung may budget pa kayo, try nyo na rin pong mag-ano, paragliding. Joke lang po, happy birthday po. Oh, ito na mga kaeksena, good news, pasok! Aabot sa 500 piso ang menos sa bill sa kuryente ng ilang customer ng Meralco dahil sa bawas singil na ipapatupad ngayong buwan. O yun, ayos yan. Nasa frontline ang balitang yan, si Shaila Francisco. Ano ba, Daylan? Bakit bumaba yung singil? Oh. Sa gitna ng mainit na panahon. At... Di ba pwede sa tabi? Ba't laging sa gitna? Makasagasa kayo. Minsan naman lagay nyo sa gitna, sa gilid. Sa gilid ng panahon o kaya sa tabi ng panahon o sa itaas ng panahon. Ba't lagi na lang sa gitna? Nakakaumay na yan eh. Lagi na lang sa gitna ng panahon, sa gitna ng kagutuman. Baguhin nyo minsan. Sa gitna ng mainit na panahon at mas mataas na konsumo ng kuryente, malaki ang bawas singil sa kuryente ang aasahan ng mga customer ng Meralco ngayong buwan. Yan. Halos piso ang ibababa ng kada kilowatt hour para sa bill ngayong Abril. Oh, diba? Aabot yan ang 500 piso na tapyas depende sa konsumo. Paliwanag ng Meralco, dulot yan ang mas mababang singil ng mga generator companies. Mami M's Vlog, alanganin po kasi direct. Sumasagot ka pa! Charot lang. O, try natin. Anong dahilan? Mas mura kasi ang ginagamit nila ngayong gas para patakbuhin ang kanilang mga planta. Aba, okay yan ah. O, andyan na si biyahe ni Koy. Ano pang ginagawa nyo? O, tirahin nyo na agad si biyahe ni Koy. Huwag kalimutan i-subscribe yan kung ayaw nyo masaktan. Kasi masampal, sasampalin ko kayo, subscribe mo yan. Diba, Susana Tachi? Oh. Magandang gabi sa lahat, ha? Nang hindi ko nababati dyan, huwag kayo magtatampo. Oh, pakisubscribe si biyahe ni Koy. Tuloy natin yung kuryente. Sinuspindi rin ng Energy Regulatory Commission o ERC ang paniningil sa ancillary service. Ay, hindi. Sorry. Marami akong collection ng... Alam nyo ba? Sorry, ha? Pero this is my life. Sombrelo, Gundam, yan. Ano ko yan eh? Nandiyan oh, ang dami kong sombrelo dito, nakadikit sa ano. Sorry. Ako na lang ang hingin nyo, wag na yung sombrelo ko. 'Di ba? Tuloy natin. O gasto sa reserbang kuryente, dahilan para bumaba rin ang transmission charge. The significant reduction in this month's overall electricity rate more than effectively wiped out the increases in power rates for the first quarter of the year. Sa kabila nito, hinihikayat pa rin ng Meralco na magtipid sa kuryente ang mga customers. Tinataya kasing sisipa pa ang konsumo pagdating ng Mayo. Bakit sisipa? Pwede namang aangat pa o tataas. Kailangan ba sumipa? Oh. Bakit, Direk, ba't iba yung kapito tonight? Nasira yung headset ko eh. Nasira yung headset ko. Oo, kaya ganun. Tataas ng 10% hanggang 40% ang demand. Nauna nang nagbabala ang Department of Energy na posibleng magdeklara ng yellow alert ngayong Abril at Mayo. Ibig sabihin nito, manipis ang reserbang kuryente. So that for our part, on the demand side, we'll be able to help mitigate any potential yellow alerts. Hindi pa natin nakita yung peak. Usually, sa Luzon, ang maximum demand ay typically nakita ng May. So, between now today and May, we still expect demand to increase. Usually, the third or fourth week of May yan. So, while naramdaman na natin yung impact sa init, plus the consequent increase in demand,
we still expect demand to go up until May. Ilan sa pwedeng gawin ng mga consumer para makatulong sa pagbaba ng demand ay ang pagtatanggal sa... O ito, makinig kayo ha. Gawaan nyo yata ito eh. Kahit nasa bahay kayo, hindi nyo naman ginagamit yung mga appliances nyo, nakasaksak. O kung nakalagay sila sa extension, yung extension patayin nyo. Hindi, totoo po. Kumukonsumo yun ng kuryente, akala nyo hindi. Maniwala kayo sa akin. Kung ayaw maniwala, sasaktan ko kayo. O, tanggalin nyo. Bunutin nyo na ngayon. Halak ka. Oo, sige na. Bunutin mo na. Tarin nyo. Oo. Saksakan ng appliance na hindi ginagamit. Ugaliin din ang paglilinis ng filter ng air conditioner at iset ang temperature nito sa 25 degrees Celsius. Bakit? Imbes na 18 degrees Celsius. Bakit? Iwasan din na punuin ang refrigerator para maayos ang ikot ng hangin sa loob at gawing bultuan ng pamamalansya. Hinihikayat din nilang malalaking kumpanya na makilahok sa interruptible load program o paggamit ng generator tuwing kulang ang supply. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Oh, ngayon naman, mga kaeksena, pupunta na ba natin o hindi pa? Nakalimutan ko palang ipasok to. Makalimutan kayo itawag dito. Sige, bigla nga, bukas na lang to. Ang alin, punta na natin to, mga kaeksena, ang balita natin tungkol kay Kibuloy. Okay? Kasi, mga kaeksena, eto na. O sa mga hindi pa nagla-like, mag-like na kayo, ha? Oh. Hi, kadama sa Jordan, anak na mahirap, Felisa Manzano, Cheche Boreche, Unibert, hello po, Aichek, at sa Sinro, hello din, at kay Maria Luisa San Jose, at Mandu, Nathan, Akira, hello po, at Eros, Dakasin, Engineer, at Edgardo. At sa lahat naman, hindi ko nabate, wag ko kayo magtatampo. Game! So, nung isang araw, marami na ako nakitang mga vlogger ni Kibuloy. Na ang sinasabi nila, tinabla daw ng presidente si Kibuloy. At isinusumbat nila kay President Bongbong Marcos na ang kapal na mukha at wala daw utang na loob. Okay? Yan yung mga nakikita ko madalas na title nila doon na ang palabas ng script nila, eh walang utang na loob ang presidente dahil daw tinulungan daw na manalo. Binigyan daw ng airtime, kesyo at chuchuchu ng SMNI. Ang tanong ko lang, nakinabang halimbawa yung mga si PBBM nun. Pero SMNI, di ba kayo nakinabang? Di ba? Mga ang kakapal na mukha talaga ng mga ganun tao, no? Pagka nagka-problema kayo, manunumbat. Halak ka! At the first place, kayo yung pa-epal dyan eh. Kayo yung nag-promote-promote dyan eh. Oh, Andrek, ano masasabi mo sa nakabonet kahit sobrang init, tirik na tirik ang araw? Sino ba yun? Sino ba yung nakabonet na yan? Oh, di eto na mga kaeksena, no? Sino ba ang talagang nakinabang sa nangyari? Hindi ba't si Kibuloy? Hindi ba't si SMNI? Hindi ba yung kanyang programa, bukod sa dumami na yung kanyang followers, subscribers, eh nadamay pa yung syempre yung alin? Yung views. Nakilala sila ng husto dahil lahat ng pro-Marcos, pro-government o pro-Marcos na lang nung campaign, lahat ng vlogger sa kanila alin? Sa kanila nakatutok, sa kanila sila pinopromote at isa na ako doon. Kaya kayo mga, eto lalo na si Pambansang Loyalist, ang kapal talaga ng pagmumukha niya ni sa totoong buhay. Oh, kanina may nag-comment pa dyan na sinungaling daw. Aabangan natin yan. Yung Mesyo Kesyo may video-video daw ha. Oh. Pinasahan ni Daryl Yap daw sabi. Pero let's see. So, dito... Sa mga vlogger ni Kibuloy na pagpapakalat na para bang ang masama pa gobyerno. Ito isipin nyo. Pagpalagay na natin ganito. Pagpalagay na natin na hindi nagka-problema yung gobyerno o yung nagkaroon ng kaso o nagkaroon ng problema yung SMNI. Balikan natin kunyari okay na okay sila. Ha? Makinig kayo mabuti. Kasi ang claim ng mga vloggers ni Kibulok, walang utang na loob. So, nagkaroon ng kaso.
Nagkaroon ng kaso si Kibuloy yan na ngayon, pero okay kunyari sila. Diba? Sa tingin nyo, mga gago, ay, este, mga bobong vlogger ni Kibuloy, ha? Kung kayo ay para sa tama at para sa bayan, tama ba na alin kakampihan ng gobyerno si Kibuloy dahil may kaso? Dapat ba papagtakpan ng gobyerno, ng presidente si Kibuloy dahil magkakampi sila? Kahit sa inyo tignan, mapa okay o hindi si Kibuloy sa gobyerno o sa gobyerno, okay man o hindi, kailangan niya pa ring sundin kung ano ang nasa batas at kung ano ang dapat niyang harapin sa korte, mga bobo. Bakit niyo isusumbat yung may utang na loob? Anong klaseng mga utak kayo? Diba? Oh. Akala ko direct si Super Mario ka. Ay, ganun ba? Oh, Roger Lagarde, nagkaroon ng viewers ang SM9 dahil sa pagdalaw ni PBBM. Yan ang totoo. Oh, at Burley's Wondering, maraming salamat. Go lang direct. Thank you po. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Diba? Tama lang ang ginagawa ng gobyerno at ng presidente na hindi bigyan ng pabor si Kibuloy at hindi makialam. Binigyan na nga siya isang katerbang pabor ng Senado eh. Oh, diba? Tapos anong gusto ng mga vlogger ni Kibuloy? Huwag daw tablayin si Kibuloy. Dahil lang sa utang na loob. Mga bobo talaga kayo sa madaling salita. Oh, tuloy natin. Oh, ito, pakinggan nyo. Tail wagging. Yan ang sabi. Oh, pakinggan nyo. Hindi naman nagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos ang inihinging kondisyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Kahit sino naman talaga hindi magugustuhan yun eh. Saan ka nakakita na naman ng ano? Ng request na naman. Meron na nga 17 na request. Meron na naman inihingi request na agreement na naman. Ang kapal na mukha ni Mang Kanor eh, no? Bago siya sumuko, gate ng Pangulo, walang karapatang magbigay ng kondisyon ng pastor na pinaaresto na ng korte. Boom! Kaya nagalit yung mga vlogger eh. Kaya nagalit yung kampo nila kay Buloy. Tinabla talaga eh. Tama lang naman tablayin. Mga bobo kayo eh. Alam nyong bawal na sa batas yung ginagawa ni Kibuloy. Kakampihan nyo pa. Tanga! Nasa frontline na balitang yan, si Reynald Pawid. It seems to me a little bit tail wagging the dog. Ang tawag na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. Ito ang diretsahang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin tungkol sa hiningin kondisyon ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Wanted ang pastor matapos mag-issue ng dalawang warrant of arrest. Hoy mga didishit vlogger, wanted, wanted, pugante, pugante. Eh, korte tayo, korte tayo. Tanga, nakakorte na. Mabobo talaga kayo. Korte sa Davao, kaugnay sa mga kasong sexual abuse at child abuse. Pero una na rin sinabi ni Kibuloy, nahaharap lang siya sa korte kung may guarantee letter na hindi makikialam ang Amerika sa kanyang kaso. Wow, tindi! Simpleng kaso lang yan, ha? Pero giit ni PBBM, dapat igalang na lang ng pastor ang hatol ng korte, lalo't matibay ang mga ebidensya laban sa kanya. We will exercise all the compassion to Pastor Kibuloy. We've known him for a very long time, and ang papangako ko, all the proceedings will be fair. Di pa ng Pangulo, hindi rin daw dapat alalahanin ni Kibuloy ang nakabimbing niyang warrant at mga kaso sa Amerika. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years yet. So I don't think that's something... Yan yung niyayabang ni Kibuloy na matagal pa naman daw yung kaso niya sa Amerika. Kaya nga, pil na pil niya rito sa Pilipinas eh. Kaya ang pinapalabas niya na ready na sila, matagal naman ang proseso. Diba? Oh. Wait lang, may nakita lang ako. Oh, tuloy. Needs to worry about, quite frankly. Kung ang kaalyado naman ni Kibuloy na si Vice President Sara Duterte ang tatanungin. Wait lang, mamaya natin parinig yung kay Sara.
meron ako narinig na isang vlogger, di ko mo napapangalanan, okay? Sinasabi nila ganito, ang gusto nila mangyari, kung nung panahon daw ni Tevez, direct pasayaw ako ng single ako. Wait lang ha, sige na nga. Sige, sige, wait lang. Wait lang, patapusin mo lang ako. Ay, what? Pwedeng ano, hindi ko pa kasi naasikaso yung single ako, Rayo Adventure, pero promise bukas hahanapin ko na talaga. Okay? Ha? Gagawin ko na ulit lang bukas. Kasi nag-delete ako nung ano, ng ibang files ko na puno eh, ha? So, ganito game. Utang mo na ah. May narinig ako sa vlogger ni Kibuloy. Hindi ko muna papangalanan kasi babaraging ko na lang to pagka hindi tumigil. Okay? Ang sabi nila, dapat daw, ang gawin ng presidente ah, ang gawin daw ng presidente, kasi si Tevez daw, binigyan daw siya ng ano, assurance dahil may banta ang buhay na binigyan daw na bibigyan ng escort na may magbabantay pag land niya sa jet niya, may sundalo o may police para maging ligtas siya. So sinasabi nitong vlogger na to, dapat ganun din daw yung kay Kibuloy. Ganun din daw yung gawin. Ano ang pinagkaiba ni Tevez at ni Kibuloy? Para sa inyo. Ha? Oh. Sige, sino makakasagot? Oh. Antayin ko. Ano daw? DJ Byron, ang topic, di pakain ko yan sa EDSA. Ganon? Oh. Meron? Oh, meron makakasagot? Kasi ganito yan, mga kapatid, ano? Yung kay Tevez na kaso na hinihingi niya, siya ay alin? Ha? Siya ay merong sinasabi o meron siyang pinapatukuyan tao na alin? Napapatay sa kanya. Di ba nga, hindi niya lang masabi yung pangalan. Yun ang pagkakaiba. Samantalang itong si Kibulok, o si Kibuloy, sinasabi niyang may banta ang buhay niya ng ibang bansa. Kagaya nung US daw, FBI, CIA, sila sa minamanmanan daw siya. Ang problema, hindi niya masabi mabigyan ng pangalan o hindi niya mabigyan ng ebidensya na totoo yung sinasabi niyang mga nagbabanta sa kanya. Eto naman kay Tevez, ganun din naman, pero tukoy daw di umano ni Tevez kung sino yon. Kaya naman tayo, o yung presidente, ay nagbigay ng ganong partida kay Tevez. Etong kay Kibuloy, alin, meron ka ba nakakitaan kay Kibuloy na may binigay siya? Halos lahat ng binibigay niyang statement, lahat kwentong barbero . Diba? Halos mas matindi pa nga yung ginagawa ni Kibuloy at mas marami pang naibigay na pagpaparaya kay Kibuloy kaysa kay Tevez. Diba? Oh. Ano daw? Ano ang kaso niya? Rape. Hindi na nga natin pinapansin yung kaso. Ang sinasabi ko lang sa inyo, yung claim ni Tevez na may papatay sa kanya, kaya niya daw pangalanan. Diba? Kaya tayo, yung gobyerno, gusto siyang pauwiin. Samantalang yung kay Kibuloy, madaling sabihin CIA, NBI, pero wala siyang ebidensya mapakita na totoo nga bang ibang bansa ang papatay. May nagsisurveillance daw sa kanya, may drones daw, meron daw gustong pumasok sa bahay niya. Diba? Oh, walang saysa yung pinagsasabi ni Kibuloy, poor out of this world. Yun na isa pa yun. Oh, diba? Yun yung sinasabi ng vlogger. Saka kung iisipin yung mabuti, no? Pagod na yung gobyerno natin na magbigay ng mga tawag dito. Ano ba tawag dito sa Tagalog? Mga pabor sa mga ganitong klaseng tao. Kagaya nga na sinabi ng isang politiko yata yun, o ni Risa Ontiveros, once na pinagbigyan mo yan, lahat nagagaya. Alam niyo yun? Kaya tignan niyo yung nangyari kay Alin Bantag. Sinundan ni Tevez. Ngayon, sinundan naman ni Kibuloy. Kasi, umokay yung strategy na pagka mauhuli ka na, wala ka ng lusot, sabihin mo may banta buhay mo, magtatago ka na.
Kaya ka hindi ka magpakita kasi may banta buhay mo. Bugante ka na. Anong ginawa ni Tevez? Ganun din. Diba? Hindi na nagpakita kasi may banta buhay. Ayun, nakalaya, ay nakatakas. Diba? Ngayon, ginagawa naman ni Kibuloy. Kaya kung para sa akin, ako presidente, enough is enough. Tama na lang mga katarantaduhan nyo. Harapin nyo yung kaso nyo. Diba? Tama na. Tapos na. Ito, pakinggan natin si Duterte kung ano sasabihin niya dito. Pabor siya sa tinatakbo ng mga kaso laban sa pastor. Pabor daw siya. Pabor, hindi mo nga ka... tutulad yan. Diba? Nagbigay ka ng statement at pagbigay ng suporta kay Kibuloy. Bilang vice president, wala ka bang sasabihin na pasukuin siya, harapin niya yung kaso? Nasa korte na, di ba? Sabi nga ng santo mo, Sara. Ba't hindi nyo magawang kumbinsihin? Pero nang tanungin kung tutulong siyang depensahan ang kaibigan. Unang-una, hindi na ako nagtatrabaho as a lawyer, no? Ngayon, kung ano man yung desisyon ni Pastor Kibuloy na gagawin niya, ay personal na niya na desisyon yon. And I'm sure pinag-isipan niya yan. Nalata pa rin eh, no? I'm sure pinag-isipan niya yan. Tingnan nyo kung gaano ginagago yung taong bayan eh, no? Nitong vice president na to, no? Diba? Halimbawa, kayo dyan. Kayo yung nasa sitwasyon. Kayo yung kaibigan ni Kibuloy at politikong tao. Kayo, mataas ang posisyon nyo. Ano magiging komento nyo kung sakali? Halimbawa, kilala nyo at kaibigan nyo si Pastor Kibuloy, ha? Tanungin ko kayo. At alam nyo na sa tingin nyo lang naman, eh wala siyang kasalanan. So bilang mataas na politiko o mataas na posisyon sa bansa at kaibigan nyo si Kibuloy, ano sasabihin nyo kay Kibuloy? Kayo. Sige nga, tingnan natin dito. Anong ibibigay nyong mensahe kay Kibuloy? Sige. No comment. Halak ka. Ginaya nyo naman talaga. Hindi, sa totoong buhay ito, ha. Kaya ko nga kayo pinasasagot eh. Para kayo mismo kung ano ang tamang sagot. Diba? Syukran, ano ba yan? Halak ka. Ano syukran? Ayan, tama yung sinasabi nito ni Ray N. Ni Ray NNT. Sumuko na siya. Diba? Ano ba yan? No comment daw. Clear your name. Ayan, Direk, kung ikaw yung PNP chief, ano mararamdaman mo, Direk, na di mo mahuli si Kibs? Kung ako ang PNP chief, ha, kung hindi ko pa siya nahuhuli, wala akong ibang mararamdaman. Ang gagawin ko lang, hindi ako titigil sa paghahanap sa kanya. Kasi tandaan nyo, mahirap hanapin kung may nagtatago. Diba? Pero wala tayong sinasabi kung sino. Wala tayong sinasabi. Pwede yung mga alaga niya, pwede yung mga miyembro niya. Diba? Naniniwala kayo na yung mga nakapaligid sa kanya, kahit yung abogado niya, hindi alam kung nasan siya. O kahit yung man lang pinagkakatiwalaan niya, hindi alam kung nasan siya. Naniniwala kayo? May mga alam yan, hindi lang nila pwedeng sabihin at ayaw lang nilang sabihin. Ganun lang ka-basic yan. Mabalik tayo sa tanong ko. Dapat lang, pasukuin mo. Diba? Lalo na't ikaw ay isang politiko o government official. Sabi ni Mando, Direk, ikaw ang PNP chief, sabihin mo ng laban, tapos inatake ng heart attack. Diba? Tuloy natin. Senado naman, tila naiinip na sa pagtatago ni Kibuloy. May nakabinbin din silang arrest order laban sa kanya dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig. Ayaw kasing matanggap ng mga vlogger ni Kibuloy at ng kampo ni Kibuloy na wala talaga silang kawala dahil sa ginawa nilang katarantaduan na pagpapabebe na ayaw humarap. Diba? Lumala nang lumala, dumami yung waran, tas madadagdagan na naman.
Nasa ilalim daw ng lupa si Kibuloy, doon daw nagtatago kasama yung mga Red Demons na classmate niya nung graduation. Direk Freddy, anong masasabi mo doon sa claim ni Kibs na sinabi ni BP Sara sa kanya, the US government? Eh kung halimbawang, hindi ko pa nakokontent yan. Kung natatanong nyo din lang naman, yung ganyang sinabi ni Kibuloy, eh yan na magpapahamak lalo kay Sara. Dadaanan ko din yan sa mga susunod na araw. Diba? Anong alam ni Sara Duterte at bakit siya din ni-name drop ni Kibuloy about dyan sa issue na may involvement ang Amerika? Oh. Doon lang muna ako ah. Pero kung yun ang tatanungin nyo, hindi ako pabor doon at napapaisip ako bakit nagawa ni Kibuloy sabihin ang pangalan ni Duterte Sara about sa Amerika. So anong ginagawa ni Sara? Ikaw ba ang ahas, Sara? Ikaw ba ang puting ahas na sinasabi dyan? Baka ikaw yun. Oh, tuloy natin. Oh. Kaya si Senator Risa Hontiveros binanatan ang mga pahayag ni Kibuloy online. Kung matapang daw talaga si Kibuloy, bakit hindi siya magpakita sa Senado? What the fuck? What the fuck? Oh, direct nabanggit sa news nung Mari-ari ni Pacquiao, meron siyang bahay na iba sa US including California, baka doon nagtatago. Wala po, malamang hindi makakapunta ng Amerika. Andito lang yan. Oh. Ria, direct, Logan said, praise the father. Praise the father. Ang tawag dyan, demokrasya. Halak ka. Oh, wait lang, Ria. Oh, tuloy ko muna. Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. Magagalaitin na naman yung mga vlogger ni Kibuloy. Content na naman nila si Rizzo Hontiveros niyan. Tama naman yung sinasabi ni Rizzo Hontiveros dito eh. Ano yun, Direk? Total, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. What the fuck? What the fuck? Kaya siya nagpapa-interview, Rizzo Hontiveros, dyan sa mga vlogger na yan. Mga bobo yun, tsaka mga utu-uto. Kung ano lang sabihin ni Kibuloy, yun na yun, tama na yun, samba na sila ron. Halak ka. Kagaya nung isang vlogger na nagpipiling pastor. Kagaya din nung dating BBM vlogger na si Pambansang Kolokoy, ay Pambansang Loyalista. Pwe. Halak ka. Naalala ko na naman tuloy. Kasi pinapaalala nyo na naman yan eh. Asan ba yun? Nandito na naman yung ano yan eh. Wait lang ah. Nako eh. Pinaalala nyo kasi. Oh. Ayan. Lalabas ko lang sa inyo. Wait lang. Oh. Yan ah. Oh. Ano? Wala tuloy. Oh. Ay. Nawala nga. Ano ba yan? Oh. Ito. Yung akin lang. Siyempre, yung tunay na suporta ang ipinapakita ko sa kanya. At kahit kailanman, hindi po ito magbabago hanggang sa kaduluduluhan ng oras ng kanyang panunungkulan. Kung suporta ko, nasa Pangulo. Ewan ko lang kayo. What the fuck? What the fuck? PL! Oh! Kaya mo yan. Sige, tuloy mo lang. Tuloy mo lang yung katanga mo dyan. Oh, sige, asa na ba ako? Nawala tuloy. Oh. Sino yung aking yan? Diba? ano to? Adam Noah. Hello, Derek. Watching from Riyadh. Shukran. Halak ka. Hanggang dulo daw ng kahit... May oras-oras pa siya, hindi mababago daw yung support. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Pasensya na kayo ha, nilabas ko patuloy yung video na yun. Oh. Derek, anong masasabi mo doon sa ano, doon sa kumbaga sabi niya, bakit nga ba nag-iingay yung mga anti-Marcos? Bakit ba, ay mga anti, tama, ba't nag-iingay nga ba yung tumitira kay PBBM?
Ano bang masasabi ni pambansang loyalista dyan? Yan. Oh, ito. Pag ang aso gutom, natutulog ba? Hindi. Mag-iingay ho yan. Tahol ng tahol. Ha? Lahat ng klase mong alagang hayop, kapag kagutom yan, mag-iingay yan. Tulad ng baboy, tulad ng ibon, at kung ano-ano pa. Mag-iingay ho yan. Kasi nga, gutom. Oh, wag niyo pong sabihin gutom kayo. Ah. Sa alin, Kuya Kokoy? Ewan, di ko alam. Ah, di ba, mga ka-PL, ano po sa palagay ninyo? What the fuck? What the fuck? Ah, wala, eh, na pinaalala niyo kasi. Ah, balikan na natin si Risa. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Malamang hindi yan magpapa-interview. Babanatan ka na naman ng mga vlogger niyang matatalino. Oh. Hindi naman naitago ng audio file ang takot ninyo mula nung umalingasaw ang katotohanan. Nakaw. Sa ngayon tuloy ang manhunt operation ng National Bureau of Investigation laban sa pastor. Kahit hindi pa mahanap, kumpiyansa silang hindi pa nakalalabas ng Pilipinas si Kibuloy. Nakikipag-usap na raw sila sa mga abogado ng pastor para kumbinsihin siyang sumuko. Yun lang. Kung susuko nga, Norman Mangusing, a.k.a. Francis Leo Marcos Emperor. Maraming salamat ha. Sabi ni Biyaherong Gala, papogi lang yan after niya. After, wala naman laking mali niyan. Binigyan mo ng 100K. Payabang nandun ka palang kay Chabit. O, tuloy natin. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. So, tuloy natin. Tapos na ito eh. Nagbabalita mula sa frontline. Rainiel Pawid, News 5. So, ang masasabi ko ngayon dito mga kaeksena, malamang nito ang susunod nila ngayon na script ay yung tungkol pa rin sa pulburon. Abangan niyo 'yon. kasi kanina nakita ko si Bukeking Maharlika may live at na isang gabi about ulit sa pulburon. Kasi nalalapit na, 'di ba? Kailan daw nila ilalabas? At meron pang sinasabi na ano nga 'yung sinabi kanina noon, nakalimutan ko. Basta pulburon pa rin sila magi-stick habang kasi bumibigat ngayon ng issue patungkol dito sa usapin ng West Philippine Sea at saka yung usapin ng drug test. Diyan ngayon, ito para sa akin lang, diyan iikot ngayon yung mga vlogger na yan. Drug test at yung video pa rin. Pipinipilit kasi nila na magpa-drug test daw. Okay? So, siguro bukas, baka may sunugin ako. So, ang masasabi ko lang dito mga kaigsena, hinding-hindi po dapat yuyuko o susunod ang ating gobyerno o kahit sino na mga politikong tao dito sa isang pugante o kay Pastor Kibuloy. Unang-una, nakakapagod at nakakasawa na sa mga nagdaang pugante kagaya ni The Bantag at ni Tebes. So, tama lang ang desisyon ng ating gobyerno, Pangulo at ng Senado na enough is enough. Sumuko ka kung ayaw mo, dipugante ka. Diba? Ano masasabi mo, Drake, na may kabatas na manyakol? Sino naman yan? Kabatas na manyakol? Meron ba? Ang alam ko manyak si ano? Sino to? Sino ba yun yung matandang ano, DDS? Sino yun? Yung na mahilig humingi ng pangkape? Sino yun? Si Pindut na! Sino nga ba yun? Manyak daw yun eh. Salamat, Perdi Alon. Ano nga pangalan nun? Nakalimutan ko. Ano yun? Anong pangalan nun? Si Dada Boy, sinugin mo dire. Ayun, si Badong Aratilis. Totoo ba yun? Badong, manyak ka? What the fuck? What the fuck? THB Marhay na Banggi. Totoo? Hindi ko kasi alam yung istorya pa nun eh.
Badong Arateris, manya ka talaga. Naki, kadiri. Sino minanyak nun? Paano na manyak? Oh? Shhh! Badong! Paano ka nang manyak? Totoo yan? Ang tanda mo na eh, konti na lang din ang panahon na natitira sa'yo, na manyak ka pa. Halak ka! What the fuck? Di ba dapat ini-enjoy mo yung buhay mo sa... Akala ako mahilig siya maglaboy-laboy, di ba? Doon mo na lang enjoy ang buhay mo. Huwag ka nang bata yung minanyak. Manyako na mahilig sa kape. Sa eroplano, kinasuhan na ng attorney. Si Badong? Lady in Red, tanong mo sa akin. Eh, message nyo sa Facebook page ko. Kwento nyo sa akin doon. Sige, Carmelita, kwento mo rin sa akin. Eh, ano, parang gusto kong tirahin ko ba? Kaya lang maganda kasing manunog pag may hawak kang ebidensya. Pag wala kang hawak na ebidensya, di ba? Maganda may hawak ka. Tapos, Badong, usap tayo. Ito, tanatanongin ko ah. Huwag kayo maingay. Tatanungin ko ah. Badong Aratilis! Hi! Si Direk Freddy Valera to ah. May tanong lang ako sa'yo. Totoo ba? Manyak ka daw? Totoo ba? Manyakul ka ng subscriber mo? What the fuck? What the fuck? Hindi ah! Huwag ka mag-alala, hindi ako naniniwala. Paliwanag mo nga, pwede ka bang magbigay ng pahayag mo? Anong masasabi mo na sinasabing manya ka daw? DDS vlogger ka pa naman, manyakol ka. Di manang-mana ka pala kay Pastor Kibuloy, Badong Aratilis. Badong! Hoy! Tanda mo na eh. May ganyan ka pa. Wala ka nang alindog yung mamanya ka pa. Halak ka! Ano daw? Lintik ka direk, one day pang Ramadan bago matapos, manya ko lang naririnig ko, I just want to be holy. Hindi naman eh, kasi may tinatanong lang tayo, may nililiwanag tayo. Mahirap nang ma-fake news, kaya ito nga, nagbibigay ako ng mensahe, upload ko to, tatanong ko kay ano, di ba? Tinatanong ko mismo kay Badong Aratilis, oh. Oh, kaya ano pang ginagawa mo, Badong? Pindut na! What the fuck? Alang niyang buhay to, no? Yung mga vlogger ng DDS, mga manyakol, yung isa tumitira ng 15 anyos. Tapos marami pa lang ini-scam ng mga sponsor. Halak ka! Tapos eto naman, si Badong, ano daw, ng manyak ng ano? Oo. Oh. Si Coach Jarrett at Dante Maravillas inaway niyan. Ba't ako hindi niya inaaway? Kasi maliit ako eh, no? Kasi maliit lang subscriber ko kahit ako pinapatulan. Sorry ka, pag napag-tripang kita, papatulang kita. Yung naka-meet and greet niya na subscriber niya from beso-beso, hinigup yung lie. Why? Baka naman kasi yung pabango nung subscriber niya naka-ano, Victoria's Secret. Baka pag beso-beso ni Badong, amoy Victoria's Secret to ah. Yun na nun eh, no? Ano daw? Direct may pattern pala. Oh. Abangan natin yung gaganapin prayer rally na naman sa Davao. Baka nandun si ano? Si Badong. Oh, kaya ingat kayo sa makikipag meet and greet ha. Kaya ako hindi ko gusto yung nakikipag meet and greet. Baka mamanyak ako eh. Kakayan, tanda na mali ano pa. Well, anyway, ito pa, may dadagdag ako sa inyo mga kaeksena bago tayo magtapos, okay? Ano daw? Tanggal libag nun, Direk. Bakit ganun? Direk, next ka na daw kasi tinanong yung name mo. Ano i-content niya sa akin? Aasarin niya lang ako na bakla, na sumasayaw, na nagli-lipstick. So what? Hindi naman ako manyak. What the fuck? Ako pa talaga yung aanuin nyo sa asaran? Ako pa talaga yung aanuin nyo sa ganyan?
Bringing it on, baby. Madong. Hello. What the fuck? O, kumakain pa ng mic yan. Bakit? Kung kumakain ng mic, gutom? Charo. Ano daw? Ha? Anong ano nyo? Anong mic? Ano sinasabi nito? Ah, hindi ko alam. Hindi ko alam. Gulo mo, Marites talaga eh. Pagka mapasok ka, di kita maintindihan. Eh, hindi ko nga alam. Huwag mo na kapilit. Nag-aaway na tayo. And tsaka ako na nga papatulan niya. Intindihin niyang manyakol na Badong Aratiris na yan. O eto na, mga ka-eksena, bago tayo magtapos. Kasi nag-aaway na tuloy kami. Hindi ko maintindihan eh. Kumakain ng mic sa live yan, si Badong. Ganun. Tuloy na natin. Eto mga ka-eksena, nawala tuloy yung papakita ko sa inyo. Saan na ba yan? O eto. Isang tricycle driver. Manyako, de charot. O siya tricycle driver na naga ng foreign gear. Eto, bago tayo magtapos. Inilabas na ng turistang content creator ang kabuang video ng labis-labis umanong singil sa kanya na isang tricycle driver sa Maynila. Okay. How much? I like 250. How much? 250. One people. Ang galing talaga ng mga Pilipino sa English, no? Nakakabilib. Halak ka. Inilabas ng German content creator na si Sai Jean ang halos 40 minutong anyay uncut video ng pakikipag-usap niya sa tricycle driver. Tugon niya ito sa pagsabi ng driver na siya ang unang nag-alok ng 1,000 pisong pamasahe. Ayon sa content creator, makikita sa video na pinresyohan na siya ng 250 pesos ng tricycle driver bago pa man siya isakay nito. Pagdating sa lugar na bababaan, 1,500 pesos na ang sinabing presyo ng driver. Nagtawaran sila hanggang sa nagkasundo muli sa unang alok na 250 pesos. Alam niyo, ito problema sa bansa natin eh. Pagka may mga turista, 'di ba? Wala namang problema na tumubuho tayo. Kasi lalo na pagka tourist spot tayo, nagtataas talaga ng mga bilihin ng mga halimbawa souvenirs o mga entrance fee, medyo tinataasan lalo na tourist spot 'yan. Accepted naman 'yan. Pero may mga kababayan tayo na once na makakita ng ibang lahi, kung anong nationality niyan, lumalabas sa mata kaagad yung dollar sign, lapad sign, euro sign. Diba? Yun ang nakakalungkot eh. Okay na pa naman tayo, magaling tayo makipag-communicate kahit hindi tayo graduate, marunong tayo mag-English. Yun nga lang, isang vlogger ng DDS, yung Jay Bobo, di marunong. What the fuck? Nahihirapan na pagka may nag-English na. So, ayun na nga. Sinasamantala kasi ng iba nating mga kababayan yung pagkakataong kumita talaga ng malaki, paliba sa foreigner. Tandaan nyo po mga kapatid, hindi porket foreigner po yan, eh marami ng dalang pera talaga tumataginting milyonaryo sa kanila yan. Parang tayo din yan pag nagbabakasyon sa ibang bansa or nagbabakasyon sa ibang probinsya. Na meron lang silang nakalaan na budget para doon. Hindi ho ibig sabihin pag ang foreigner nagpunta sa Pilipinas, eh limpak-limpak na talaga ang dala niyan. Depende ho kung yan ay businessman. Pero kung pangkaraniwang mga foreigner lang yan, malamang sa malamang, konti lang ang kanilang sobra na dala. Naintindihan nyo? At bumibili rin yan ng alin? Yung mga package tour din. Na halimbawa, 2 days and 3 nights, nakasama na lahat, or meron na silang pinag-ipunan nila yan, kaya sila nakapunta rito. May mga ganon. Pero yung ibang mayang turista, malamang sa malamang, yan yung may mga kaya. Kaya wag nating samantalahin na sila ay turista, marami ng pera,
ho-hold upin nyo na. Diba? Totoo naman kasi yan eh. Oh, tuloy natin. Di, ano to? Oh, yan. Diba, Jesse G? It's not about the money. It's about the principle. He stole me. He scammed me. I don't have any problem to pay the amount of price. Oh. But he tried to scam me. I'm not angry to him because he only tried to survive, maybe. I understand him. I understand him also. But when you are honest, you will earn more money and you will earn more. You will be more successful in life when you are honest to the people. Oh, correct naman ako sinasabi niyang kanuna to. Totoo yun. Pag naging honest ka, ay mas lalo kang bibiyayaan at bibigyan ng mga hindi mo inaasahang blessing. Kagaya sa airport, marami diyang ganyan eh. 'Di ba? Yung talagang hindi ko naman nilalahat pero marami talagang ganyan eh na kung minsan pag may nakikita na nagbubulag-bulagan, hindi yung sasalita o kaya magkusan loob, wala. O, yung mga lalo na yung mga porter-porter na nandiyan. Hindi ko nilalahat ah. Basta ugali ng Pilipino yun eh. Lalo na pag nakakakita na ibang lahi, akala na talaga nila. Lalo na yung mga, may mga kababayang nasa ibang bansa, kagaya ng Japan. Pag umuwi yung Hapon, nakasama yung Pilipina, pag uwi sa Pilipinas, akala nila bongga-bongga na. Buong taon na silang mamumuhay ng walang gastos. Tama, mali. Sino yung mga taga-Japan dyan? Diba? Oh, wag niyong itangge. Once na sinama niyo yung Hapon yung asawa sa Pilipinas, akala ng kamag-anak niyo, hari-train na kayo sa Pilipinas. Eh, hindi nila alam. Bilang na bilang niyo lang yung lapad niyong dala para sa araw na ganito. Diba? Oh, alam natin na malaki nga ang kitaan sa ibang bansa, pero budgeted pa rin yan pagdating na sa Pilipinas. Kaya magsyadong ano... Kahit yung mga kababayan na nga natin na umuwi galing abroad, akala nila eh, forever nang hindi maubusan ng pera eh. Painom ka naman, painom ka naman. What the fuck? What the fuck? Diba, totoo naman yung sinasabi ko, diba? Oh. Kahit yung mga kababayan talaga natin na, diba, sa Amerika, nag-iipon sila ng pera para pag umuwi ng Pilipinas, hindi sila... mahihirapan na gumastos, pag-iipunan muna nila. Bago hindi kagaya ng iba, no? Kala nila umuulan ng pera. Totoo, di ba? Pinaghihirapan talaga yan. At kung meron man magbigay sa inyo o bigyan kayo ng kamag-anak ninyo na umuwi, eh, i-treasure nyo yun. Kumbaga talagang sulitin nyo ba? Hindi porkit nabigyan kayo, naabang ulit kayo. Oh, ako lang ata umuwi na may kasamang pobreng foreigner. Oh, wala na ring pera ang mga Hapon, oh, sabi ni Erica, 'di ba? Oh, tuloy natin, ano pa? Don't scam them. Eh totoo naman, doon nasira yung tricycle driver kasi sinubukan mong i-scam yung foreigner, 'di ba? Eh kung naging honest ka lang, eh nag-i-enjoy naman siya sa pagbibideo niya habang nakasakay diyan sa tricycle mo. Eh kung sinabi niya, kuya, that was a nice trip. Ang lapit lang ha, 'di ba? Oh, kuya, I will give you tip, go. Di at least wala ka naging problema, kumita ka pa. Anong lesson doon? Wala. Halak ka. Hindi, joke lang. Ang lesson doon, syempre, maging honest ka lang sa kapwa mo. Huwag ka nang maghangad. Kung masakyan ka ng ano diyan ng foreigner, gawin mo lang napatas ng pagsingil. Ganun lang. Oh. Content yan ni MY. Ayan, kabatas naman niya ako. 15 years lang ang batang babae. Yan daw ang original ng mga kanor. Sabi ni MY. Ganon. Oh, sabi ni THB, tama ka dyan direct. Kaya pag umuwi ako sa ate, tumatakas sa lugar namin, kapatid ko, magdala ng manginginom. Okay lang sana kung unti lang. Langya, isang barangay. Hindi, ganun naman talaga sa probinsya, matuloy lang natin ang konting kwentuhan. Usapang balikbayan OFW. Hindi naman din natin masisisi yung iba nating kamag-anak sa Pilipinas na pag umuwi tayo, lalo na't probinsya, anong meron? Proud sila. Proud sila sa'yo, proud sila na kaibigan nila, galing ibang bansa. Proud sila na, uy, mapera yung kaibigan ko. Kaya yung mga yan, pag nag-aya ng inuman, talagang buong barangay dyan sa probinsya. Bukod sa buong angkan mo na,
yung mga tinawag nila, magtatawag pa. Tama, mali. Diba? Pero, sabi nga nila, priceless yung kasiyahan pagka sama-sama. Yun nga lang, huwag masosobran saan? Sa asa at saka sa buraot. What the fuck? Thank you, Lorena TV. So, ayun, mga kaeksena, hanggang dito muna natin at sira nga yung headset ko kaya tayo nakaganto. Wala yung ating original na sombrero. Hindi ko masuot kasi hindi sa sakto. Ayun yung ano natin, no? Diba? Sira. Bibili na lang ako bukas. Hanap ako ng headset na maliit. Yung binibili ko. Yung pang studio na recording ba yun? Ito. Ko alam naman na ginangyari dito na sagasaan yata ng gulong. Ito. Yung ganitong headset. Oh. Yan. So mga kaeksena, salamat. Eh, ano to? Evian Bell. Thank you so much po. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. So ayan mga kaeksena, hanggang dito na lang muna tayo magtatapos dahil may gagawin pa din ako at kailangan ko magpahinga at may rampa ako bukas. Diba? Jack, tawag ka ni Direk, buraot daw. Hoy, hindi yan, hindi naman ah. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid, mga kaeksena at sa lahat ng mga bago nating subscriber. Maraming salamat po. At sa mga datihan na natin, thank you and I love you. At magkita-kita po muli tayo tomorrow sa dati po nating, anong sa daan dati? Hindi, magkita-kita po uli tayo bukas. Abang-abang lang kayo kung tanghali o hapon dito sa channel Direk Freddy Valera. Nag-iisang maganda, nagmamaasim, ngunit hindi nagmamagaling. Maraming salamat po mga kabugeras and Spice Girls. Direk Freddy Valera. Ingat po, God bless and see you again tomorrow. Bye guys, love you.